Good morning, good afternoon, and good evening. This is Parc, Cruz, and welcome again to my podcast. Our topic tonight is the in and outs of photography competition. Joining me today is the Los Angeles-based Filipino photographer, creative and conceptual visual artist, my good friend Edwin Loyola. Welcome, 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 Kuya. How are you? How are you? Mabuti. Ayun. Ano? Okay na? Yep. Yeah, well, we could start. So, kamusta buhay dyan, kapatid? How are you? How are you? Buhay pa rin. So, ganun pa rin. It's been a while. Mm. Itong mukhang ngayon makapagkwentuhan tayo. So, the reason why I choose you for this podcast episode, alam mo, kasi lately I've been checking out yung online, yung iba mga kasama natin sa industry, they're kind of losing hope na kasi nga, because of the current situation, wala na sila masyadong alternative from photography, lalo yung mga nag-i-event, mapapansin mo, parang bang nawalan sila ng gagawin. So, hindi lang naman sa Pilipinas, yan, dito rin. Oh, so halos ta lahat, no? Yep. You know, we were, nabanggit nga natin earlier nga, parang ganun nga. Pero again, maraming alternative eh. Pwedeng mong gawan eh. Like, look at me right now. What am I doing? So I have to do something with my time, with my network, even though I'm not doing photography, but I'm using the network for photography to create this show para nga to reach out. Naman, tapos among all of, kasi nga, di ba? Among all of my close friends in photography, you're on the top of my list pagdating sa photography competition. Ikaw, basta pagka, kasi, kumbaga, hindi bola to, pero kumbaga, if someone's gonna ask me, sino ba maganda tanong yan pag regarding ko? It's Edwin, kasi siya yung lagi mo madalas nakikita nagja-join. So, one of my questions siguro is, how did you start with joining the contest in very first time? Tapos, what was the experience during the first time nag-join ka? And what was your motivation to push yourself to join those events? Kasi magandang malaman yung start mo kasi people could relate kung paano ka nagsimula, di ba? Lumabas na rin sa sa article dati sinulat pa sa akin. Nag-umpisa yan. Pamilya ko sa Shangri-La Mall. Shangri-La Mall sa EDSA, right? Mm-hmm. One time kasi napunta ako doon. Nagkaroon ng may exhibit ang FPPF. Mm-hmm. So, that time, ang exhibition kasi nila, as in, yung buong mall, halos malalaking litrato. So, doon pa lang, namangha na ako kasi sabi ko, ang gaganda ng litrato, tapos malalaking litrato na kasabi. So you were just starting that time? During the time na lang? Hindi pa ako nag-umpisa. Ah, okay. Talagang... Pero mahilig na akong sa litrato kasi nung bata ako, usually pag may kumukuha ng litrato, ako parati akong volunteer na ako yung kukuha ng litrato. Mm-hmm. Pagdating ng high school, college, ganoon din. Ako na lang ang kukuha. Mm-hmm. Para mas gusto ko pa ako yung kumuha kaysa yung nandoon sa litrato. Yeah. So, ganun na nangyari. So, yung first time ko talagang, yan talagang naisip kong pumasok nung... Hindi ko alam kung bakit ako napadpad doon. Hanggang ngayon, iisip ko paano ako napadpad ng Shangri-La. May nag-invite ba sa'yo? Or... Oh, so, pagpasok ko doon sa mall, nakita ko, may exhibit. So, so, ang ginawa ko, inikot ko ng inikot. Tapos sabi ko, sandali. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede wala yung litrato ko sa panel. Balang araw, makikita ko rin yung gawa ko dyan. So, umikot pa rin ako umikot. Talagang nakikita ko yung mga kuha ng mga batikang na photographer. Hanggang ngayon nandiyan pa. Nakikita ko magawa nila. So, alright. Umikot na hanggang sa napadpad ako dun sa parang inanap ko yung information center nila. So,
napunta ako doon, so hanggang nagtanong ako, tamang-tamang isa sa nandoon sa taon si Miss Carla. So tinanong ko, so ang sabi nila, ganito lang yan, parang gusto mo mag-umpisa, sabi niya, i-try mong sumali, may pa-contest kaming ano, maliit yung photo of the day. This is FPPF pa rin, right? Yeah. Pero may on the side sila habang may exhibit, meron silang photo of the day. Every day yung duration ng ano, duration ng... Ang tawag ata nila that time is National Photography Week, hindi pa Photo World that time. Is it an open for pub, open sa public yung... Okay. Public siya, oh. Pero hindi pa siya Photo World Asia ang tawag. National Photography Week, something. Kung hindi ako nagkakamali, pero parang ngayon na natatang. So lumapit ako doon, nag-inquire ako. So sabi sa akin, everyday magsasabihin ganito, alas 5. Sabi ko, may una akong tanong sa sarili ko, paano ang sasali kung wala akong camera? So nagawa ko na yung una, nagtanong na ako paano sumali. Ang next na tanong ko, paano ang sasali, wala akong camera? So that's the story I've been hearing, yung hiram na camera, no? So ang ginawa ko, paano yun? Sabi, so nagtanong-tanong, wala naman. Nagtanong, sino? Alam mo, pinahiram sa aking camera? What? 110. Yung 110 na camera, maliit na malitang film. Okay. Oh, so it's a film camera, okay. Film. Okay. 110. Fuji ata po. And then, so binigay, sabi ko, sana, anong klaseng film to? Sabi sa akin, punta ka na lang sa, no, sa Kodak. Kodak that time is, so nagtanong ako, dala-dala yung camera, kailangan ko ng film nito. Sabi ni Gabe, ganito pala. Hindi pa ako maglagay, marunong maglagay. Yung so talaga, zero lang, knowledge ka pa sa photography. Wala. Din. All right. Wala ako. Wala akong, kahit na isang, ang alam ko lang ng terminology sa photography is photography, that's it. All right. Wala akong ibang alam na aperture. Yung mga technical stuff, wala. Yeah, okay. Technical, wala alam. So, ISO, hindi ko alam, sabi niya. Sabi sa akin nung, saan mo gagamitin? Mag-shoot lang ako. Sige, binigyan niya ako, I think, ASA 200 ata. So, punta akong ano, saan pwede mag-shoot? Ang tanong ko ngayon, meron na akong camera, saan pwede mag-shoot? At the time na nag-iikot ko, karami nakikita ko, kuha ng Manila. So punta ako ng Intramuros, ng tanghali shoot, punta ako ng Baywalk shoot, sunset. Tapos ninakita akong father and child doon sa ano, sa, so punta ako doon sa camera shop sa may Kalaw, kasi doon ang malapit eh. Pinadevelop ko. Sa unang pinakita sa akin, litrato, bakit ang pangit? Oh, okay. Napaka-harsh doon. Okay. Hindi, sarili. Sabi mo, bakit ang pangit? Yung tinitingnan ko sa viewfinder, hindi ganito. Bakit ang pangit? Sabi ko. Siguro nakita ako nung parang store manager na parang hindi maganda siguro reaction. Sabi niyo, may problema, sabi niya. Kasi yung nakita ko sa viewfinder, tapos yung nakita ko sa actual, makaiba. Yeah. Sabi niya. So ang ginawa niya, sandali, akin lang yung negative mo, sabi niya. Binaliksando sa makina, prinasis ulit. Nung binalik sa akin, ito okay. Ganyan ho nakita ko, bakit yung... Bakit iba? So doon mo nalaman na kailangan yung operate, yung settings, so yung mga kailangan. Yung tech nung gumagawa, kung hindi niya talaga titignan yung negative mo, ipapras lang automatic. And lalabas pangit. Nung sinabi ko, hindi ganyan nakita ko. So inayos. Nung pinakita, kung ano yung nakita ko nung in-expect ko, so yun. So father and child, sunset, tatlo yun eh. So, kumita ako papuntang ano ng Shangri-La kasi ahabulin ko yung deadline. So, this is what year again, kuya? 90,
92, 93. Ah, wala pa ako talaga sa photography niyan. Oo. So, ayun. So, nakabol ako ng deadline. So, salik. So, ang ginagawa, kasi every day, may announcement ng weather ng hapon. Mm-hmm. May announcement. So, galing ako ng trabaho. Pupunta ako ng Shangri-La. Tapos, nanalo kaya ako. okay. Ayun nang nung nagsasao na, hindi na ako, tapos biglang may tumawag. Mm-hmm. Kung pwede daw ako umatin sa awarding ng quota. Quota okay. Kasi sponsor that time ng quota. Okay. Nanalo ako ng, lahat ng entry ko nanalo. Oh, okay. And that's your very first. So, umatin ako nung award, Palladium sa may... Eds, naririnig ko yan. Hindi ko lang, malapit sa Eds. Napapagalataan talaga idadala natin dito pag ito. Palladium sa may. In-invite ako umatin na awarding. Mm-hmm. Siyempre, pag para akong tanga. Mm-hmm. Wala akong kilala. Wala akong kilala kahit isa. Naririnig ko, hindi ko alam kasi ate yung awarding ko siya. Pagkakuha ko ng nung tatlong awards ko, sabi ko, siyempre punta ako sa opisina. Proud ang gago. Pinakita ko sa opisina sa film life. Uh-huh. And then that time, wala akong kaalam-alam na may camera club pala sa film life. Mm-hmm. What was your day job that time during before the photography? Sa film life. Film life sa siya. So that's why we were able to do mm-hmm. an exhibit there because connected ka talaga sa film life. Uh-uh. Oh, okay. And then nanalo. So mm-hmm. wala ko pa. Binalik ko na yung camera. Mm-hmm. Hindi naman ko lang naman yun Ang susunod, diba? Then may camera club nga doon sa film. Hanggang napasama ako sa camera club and then wala akong camera. And then sabi, may nagbibenta ng, may empleyado, member din ng film life na mm-hmm. nagbibenta ng camera. This is my first na SLR na camera Minolta Edge 700. Mm-hmm. Hanggang kayo nandito pa sa akin. Nung nakuha ko yun, January yung una kong sali. Mm-hmm. Tumawag si Mrs. Wang. Mm-hmm. Sabi niya, kung interesado daw ako sumali sa National Competition ng Mahal na Araw. Mm-hmm. Okay. So that time, wala pa sa akin yung camera. Mm-hmm. Yung bibiling ko yung second hand. Hanggang naibigay sa saktong magmamahal na araw. Mm-hmm. So, unang sabak ko kagad sa national competition ng FPPL. Mm-hmm. So, ang alam ko lang sa mahal na araw, kasi nung mahal na araw naman bawal lumabas. Mm-hmm. Diba? Sa loob ka lang ng bahay. Bawal. So, sabi ko, tumawag ko sa FPPL, sabi, saan mo pwede mag-shoot? Sabi, may sinabi sa akin na Cainta, mm-hmm. Pampanga. Sabi ko, hindi ko alam kanino ako sasama. Okay. Kasi wala naman akong kilala. Sabi, tinanong ko nanay ko. Kasi ang nanay sa Muntindo pa, mm-hmm. sa Rizal. Sabi ko, maraming doon nagpipinitensya sa bayanan at tatawag yung bayan sa Muntindo pa. So, alam mo ba, punta ako mag-isa doon. First time kong bumiyahe na mag-isa sa mahal na araw, wala akong kasama na, as in, yun ang talagang first time kong mag-photo walk na mag-isa. Hindi ko alam kung ano yung pupuntahan ko. So, ang din punta. So, tatanong-tanong ako doon, nag-aabang-abang. Ay, nalakita ko, na-amuse ako. Noon nang kita ko pa lang, kasi natanong ko, by batch kasi yung mm-hmm. nagpipinitensya. Mm-hmm. So, unang salang nila,
pinag-aralan ko muna saan kaya yung araw. Saan tatama ko yung araw sa mga so titina. E film. Mm-hmm. Tapos ESF50 pa lang nabili ko yung kasi sabi nila pag mababa yung asa niya mas maganda daw yung ano. So ako naman syempre so binili ko, hindi ko binili yung 100. Tamang-tama naman, mainit. So, tanghalin tapat, pwede lang AS100. Pero during the time nung binibili mo yan, you have an idea, nabivisualize mo na yung gusto mong gawin, no? Tama? Hindi. Basta gusto ko lang kumuha ng literato. Okay. So, concept-wise, wala ka pang naiisip gawin doon? Ako kung tatanong mo hanggang ngayon, pumapasok lang yung konsepto sa isip ko habang gumagawa during. Na ako. Okay. Hindi hirap akong buo, may hirap akong bumuo ng litrato na dinodrawing. Okay, pinaplano. Sablay ako doon. Pero kung isasalang mo ako na punta ka dito, saka ako gagawa na ako ng konsepto habang nandoon ako. Oh, okay. Ganon ako na-train na ano, yeah. Paano ako gumawa. Pero yung babalahin, ito gusto ko. Kaya bisit ako sa word na peg. Okay. pinaka-ayoko yung word na yan. Sabi ko. Kasi parang stage na kasi. Hindi sa stage. Kopyang-kopya. Parang hindi ka na nag-isip. Nandiyan na. Yan, ganun na. Okay, ginaya na. Ganun. So, napunta ako doon. Pinag-aralan ko situation. Kasi sinabi naman nila maraming batches yung ano. Pinag-aralan ko. So, sabi ko, yung penitensya, yung umiikot, di ba, yung pamapalo. Oh, sandali, sabi ko. So, ang araw, nagiging backlighting sa akin. Sabi, nakikita ko yung yung highlight dun sa tao pag doon siya. So, inabangan ko na yon. Nag-abang na ako. Ito, naabangan ko na lang to. So, continuous. E, ang dala ko lang film, dalawa. And 72 frames lang yun. 36. Uh-huh. Iba yung disiplina talaga dati. I can't imagine myself being there kasi yung ako hindi ko na experience eh, di ba yung film kaya pag nakikita mo 32, yung yung AS yung asa 50 pa naman ng koda kamahal-mahal that time. So yun, hindi mo naman makikita kung tama yung kuha mo, hindi so kasi nag-set up mo na sa shutter speed na gusto ko makuha lang yung ano kunting galaw ng kamay si 30. Mm-hmm. Tapos hindi ko na alam magkano yung opening ko. Basta gusto ko lang makita yun. Eh alam mo naman, di ako pasmado talaga. Mm-hmm. Pwede, ako pwede ko sasabihin kahit hindi ako nagtatripod. Mm-hmm. Malino pa rin ko ako. Never kita nakita nagdala na tripod nga pala. No? At flash. Huwag na natin pag-usapan niya. Magkakasundo tayo doon sa flash. Pero sa tripod once in a while gumagamit ako. Ako ate photographer na ewan ko. Okay lang yan. Kanya-kanya ganun style yan. That's why you're Edwin Loyola. Okay? Yun lang din. Na ano, parang sagabal. Ewan ko. Yun, shoot. Parang isang pitik, isang dasal mangyayari pag film ang gamit mo. Yun. Pinaprice ko. Nagtanong-tanong ako sa ano, sa camera club kung sino magaling mag-print. Kasi pang contest eh. Mm-mm. So, pero hindi pa not. So, pina-develop ko muna yung film. So, meron kami monthly contest sa film. So, yun ang isang malaking tulong sa akin yung monthly competition namin sa film live. So, yun. Ano yun? Because nahasak, doon ka nahasa? Or yun ba yung... Part, yeah. Oo. Mm-hmm. Thematic yun eh. May team kami every year. Hindi ako nananalo. Okay. Sabi, ilang buwan na pa, hindi man lang ako manalo. Hindi man lang po. Sabi ko, may tema kami ng yellow. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako manalo ngayon. gagawa ako ng para na mananalo ako. Ganun ata ako pag binusto ko. So lalo ka na motivate because napupush mo kasi sarili. Kasi parang ako natatalo eh. Okay, so yun yung motivation mo na challenge mo sarili mo.
parang sabi ko, maganda naman, bakit natatalo? Anong kulang? Anong difference, sabi ba? Sabi ko, tinitingnan ko 'yung nananalo kasi nananalo professional photographer na member ng AI. Magic daw. Kaya nananalo siya. Ah, magic. Magic. Okay. Ah, magic. Sabi, mandali. Yun yung masasabi kong first time na masasabi kong bumuo ako ng konsepto. Mm-mm. Pero hindi siya solid na konsepto. Mm-mm. Basta ang pumasok lang sa akin, kasi yellow yung tema namin. Mm-mm. Yellow. Kulay dilaw. Mali. So nag-isip ako, ano bang common na dilaw? Ah, bulaklak. Hindi ko gagawin yun. So, hindi, naisip ko, lobong dilaw pa yan. Ano? Ang gagawa ko. Nakita mo yung kamay na may hawak na dilaw na lobo na pumutok? So, kamay ni MJ yun. Okay. Model na si MJ pala dati pa. Okay. Kamay niya. Shout out dyan kay MJ kung nakikinig ka. Ang matindi yun, 5 film ang hawak ko. Kasi ano yun eh? Motion yun eh. Hindi mo malalaman. Hindi mo malalaman. Kasi pag lalagyan ko ng tubig yung lobo diretso sa gripo. Mm-hmm. Sa gripo. Siyempre, pag lalagyan mo ng tubig diretso sa gripo, may hangin. Mm-hmm. At the same time, may tubig. So, inipit ko yung mga tapos pinahawak ko kay MJ. Para makuha ko yung magandang effect at lighting. Kasi wala naman akong ilaw eh. Yep, yep. At umpisa pa lang ako. Alam mo ko anong ilaw ko? Ano? Hindi sa amang araw natin. Araw, siyempre. It's always the sun. Si amang araw. 12 noon. Parang ilaw, diretso. Mm. Tapos yung shadow sa kamay ni Joy. So, pas dun lang. Sabi ko, wala akong tripod. Emotion yun. Okay. Tapos film. Okay. So, doon mo nakikita. Okay. Yung pala yung sa tripod. Okay. Tapos, papahawak ko sa bata yung lobo, mabigat, wala akong tripod. Paano isipin ko? Paano ko bubuksan yung tip ng balon para pumutok yung tubig, di ba? Uh-huh. Yung isang pamangkin ko, pinaano, habang naka-ready na ako, nasushoot. So, ilang set ng kuha kasi hindi mo alam kung nakuha mo ng tama o hindi eh. Mm-hmm. So diretso yun, pitik na ako ng pitik hanggang maubos yung 36 frames. Mm-hmm. O panibagong setup ulit, apat na set yun. Alam mo sa apat na film, anim lang lumabas na matino. Okay. No, imagine mo yung gastos nun, di ba? Oh God, so talagang sobrang dumali ang buhay dahil sa digital. Sobra. So, kaya swerte nyo. So yung transition, okay, good for us. Anyway, pero it wasn't hard for you to transition to analog to digital, not like, I'm not gonna name names kasi we still have purists, okay? Alam mo naman yan, may purists pa rin sa market and they don't wanna, they still have this thinking na ang digital is iba pa rin ang ano. So of course, kung detail wise, what's your take there? Kasi since we're talking about nga yung ano, yung ibang grano pagkuha ng film sa makikita mo kahit ngayon, nandoon pa rin yung ito yung litrato. Okay. Pag galing sa certain detail, okay. Yung grano. 'Di ba papansin mo kung walang grano yung litrato ko eh, lalagyan ko ng gray. Para ko na kuha yung idea rin na nagla. Para gusto ko lang maramdaman na digital lang gan, pero gusto kong film yung parang gusto pa rin maramdaman yung touch ng the film. Noise, the grain. Oh, yung noise. So, diba, galit na galit sa noise, pero ako inahabol ko yung noise. It's an extra detail na maganda. Inahatak ko nga yung ano, yung tawag doon, IS. Basta inahatak ko para ano, mag-grain yung ano, yung kuha. Yun. So, finally, ilang sali ko sa group na talagang hindi nananalo. Aba? Nanalo, first place. Sabi ko yan, sinasabi ko na eh. Sabi ko, kailangan talaga
hindi barang-barang ano, ayun, dapat hindi barang-barang. So, hindi pwedeng yung... hindi yung maganda is maganda na. Hindi, dapat talagang kung may gaganda pa yung ganda. Especially kung competition ita, yan, 'di ba? Competition, yeah. Oh. Hindi pwedeng isali, parang may maisali ka lang. Okay. Now, so regarding ganun. So regarding that, is there a best time to join a call test? Meron ka bang time na sige, pakawala sa kanila ako diyan? Or parang pumipili ka ba ng certain contest na pagsasalihan? Or you try to... May time kasi na ano eh, yung hindi mo mapigilan, hyper akong sumali. Sali. May parang gut ko ba? May gut feel ka doon? Parang addict ako na ang susunod na contest. Okay. So ganito. Okay. Ganito pa yung style ko ng film. No? Mm. So nananalo. So balik tayo dun sa Malaraw. Mm. Mm. First national competition. Ako lang mag-isang photographer nandun sa Muntinlupa na nag-shoot. Walang iba? Wala akong nakitang photographer. Wala pa yung mga... Pwede, wala akong mapagtatanungan. Wala pa mga grupo-grupo. Okay. Hindi, karamihan nasa probinsya daw. Kasi nagtanong ako, karamihan... Grupo-grupo, kasi may mga camera club na rin that time. So parang yung iba pumunta ng Pampanga. Siyempre, which is naman, yan yung ano niya. Wala naman akong kilala that time na sasamahan papuntang Pampanga. So ang nangyari, ako natira sa Metro Manila. Mm-hmm. So yun. So nagtanong ako sa camera club namin, sino magaling mag-print? Kasi pag competition, print competition, importante yung quality ng print. Mm-hmm. Kahit anong ganda ng kuha mo, kung hindi lalabas na maganda sa print, wala. Hindi, no. Actually, that's still applicable till now, right? Even though with the modern technology, right? Yeah. Oo. So tamang-tama, sinabi nila kay Chi Zamora, yung kapatid ni Carlo Zamora. Yeah, si Kuya Chi. Yun ang saludo ako doon sa taong yun. Kasi first time ako pumunta doon, as in, unang-una kong pasok doon sa shop nila, siya yung taong, ano, yung parang mabilis gumaan ng lomo. Kasi alam mong, kasi photographer din siya. Passionate sa same bag, field, yeah. Siguro nakikita niya na aligaga ako na malalim yung Tagalog na yun, aligaga. Aligaga, parang hindi mapakali. Siguro nakikita niya makulit ako sa mga tanong. Sabi ko, isasalik to eh. Ganito yung mga sabi niya. So ganito yun. So sa dala kong film, nagpa-print muna ako sa mga camera store ng ilang maliliit na copy, tapos pinakita ko sa kanya. Tapos nakapili ako ng 5, sabi niya. Ito may laban to, sabi niya sa akin. Pero ingatan natin sa printing. So yung motion of papalo. So balik, hindi that time kasi na customize ang printing pag sumasali ako eh. Medyo magastos, pero siyempre, sasali ka na rin lang eh, di ba? Alam man sasali ka eh, pangit yung entry. So, pero I'm curious, how long does it print normally yung during the time, di ba? Sabi mo. Few days, kasi customize yun eh. Hindi siya okay. Katulad ng mga camera store. Right now na may machine na hindi. Camera, ano yung parang manual nilang piniprint sa customize. Okay. Yeah. So, balik ka after few days, sabi niya. Tapos, pag ano, may entry din siya pala. May entry din siya sa competition. May kasama siyang entry. So, so sabi ko, ito maganda, sabi niya. Pero, doon ako natuwa sa kanya kasi nandun na yung final print, sabi niya sa akin. I-reprint ko, palitan ko. Sabi niya, pagaganda yung, iayusin pa natin yung print. To think na may entry din siya. Diba, kung ibang ibang tao 'yun, kalaban mo 'to eh. Ba't mo pagagandahin yung talaga, entry ng kalaban mo, 'di ba? Lalamangan mo na sarili mo, syempre. Pero may entry siya, pero inalagaan pa rin niya yung entry ko. Talagang ayusin nating entry, so pinalitan niya. Mm-hmm. So binalikan ko. So i-short na lang natin kwento. So na-submit. Mm-hmm. Tumawag ang FPPF, hindi sa akin tumawag. Mm-hmm. Sa presidente ng camera club, okay. Ang attorney. Yeah. Sabi niya,
pagsasabi kay Edwin na umatin ng awarding kasi finalist siya. Oh. Sabi, so hindi ako tinawagan niya. Yung day na yun, may photo kami sa Zambales. Okay. So hindi ko alam kung sinabi ni Mrs. Wang kung ano yung result kay, sa presidente namin. Basta ang sabi ng presidente, huwag ka na lang sumama, kami na lang. Sumama, maiwan ka na lang kasi first competition mo eh. Sabi. Pero finalist ka, nasa top 30 ka. Okay. So umatin ako sa Maka Skyline, something yung restaurant sa Makati. Alright. Salcedo something doon natin. Wala. Mahal na araw. Photojourn. Okay. Aba, lintik. Mga taga-dyaryo. Lahat ng finalists taga-dyaryo. Mga photojourn ng kalaban mo lahat. Mga karaw photojourn. Oh. Tapos mga member ng camera club. Okay. So, siyempre, naka-table ako kay na Mrs. Wa sa Hagikali ito kasi hindi ko na makilala yung mga... And then, bigla ako lalang nakita si Kuya... Ano, yung kapatid ni Carlo. Oh, yeah. Mm. Kuya Chi. Mm. So, doon na to Mabel, sabi yun. So, announcement na so, ano, cut it short. Mga, ano, yung mga nakadisplay mga literato. Ang gaganda, sabi ko. Shoot, sabi ko. Pero maganda rin kuha ko. Okay. Sabi ko. Muntik ako mabilao ka na. Sige. Siyempre, kailangan mo rin. Ano, kailangan mo rin patsaya yung sarili. Kasi finalist ka, masaya na yun. Mm. So, announcement. So, i-announce sila yung top 30. So, finalist muna na talawang po. Every time na babanggitan ng pangalan, kasi ibibigay yung certificate, nakatayo na ako. Mm. Nag-expect na ako na finalist ako. Okay. Top 20. Nasa 11 to 30. Sabi, hanggang natapos yung 20 finalists, hindi natawag ang pangalan. Okay. Tapos lumapit si Kuya Chi, sabi, bata, mukhang milabang ka. Ay, yan yung ano eh. Yan yung ayoko na feeling, yung pag ganyan na. Lakas magpakabal na yung mga ganyan ano. And hindi lumalabas pangalan gusto, mo. Gusto mo na mag-CR. Oo, yung nang lalamig ka na yan eh. 10th place, naka-ready na ako. So, tanggap mo na yun. Kumbaga, okay. Tanggap ko na. Kasi wala ka na sa wala finalist. Wala eh. Oh, okay. Oh, 10, 7, 10, 9, 8, 7. Hindi pa kami natatawag ni Kuya Chi. Ang sama ng pakiramdam doon. Nakatingin ako siya. may yung first competition mo national. Tapos, ito na lang natitira, wala pa yung pangalan mong binabanggit. Sixth place, si Kuya Chi. Okay, lumabas na. Okay. Ano ba, tingin ako sa kanya, parang, oh shit, sabi ko. Fifth place, eto na. Uh-huh. Malabo na ako, malabo na akong ano. Dinout mo na sarili mo. Oo, wala na, wala. Give up na ako. Okay. Eto na, sabi. Aba, hindi pa rin ako. Hanggang ilan na lang? Kami sa ilan tatlo, na lang? Tatlo na lang. Hanggang fifth sa Kapwort, wala pa rin. So yung tatlo na lang, yun yung may prize, saka yun ang may trophy. Could you still remember, sino yung kasama mong pangdalawa nun? Oh, si... ang pangalan. Pato, ano sila eh. Member ng camera club yung isa. Tapos portrait photographer, professional portrait. Kakalimutan, kababayan ko, tagapangasinan. Baka magalit sa akin. Sige lang. Well done, sir. Kababayan ko ba? Pero nakita ko yung second place. Mm. Bawa ko, talagang bawa ko. Yung, malakas talaga. Yung nasa palayan. Nakita mo, yung third place, ano siya, portrait type, pero mula labi hanggang bewang, tapos micros, tapos puro alikabok yung katawan. Okay. Tapos micros. Nagpipinitensya yun. Pulong-puno yung frame. Tight shot. Tight shot, yeah. Pero talagang nabawa ko doon sa yung kuha sa palayan, all green. All tapos right. Rule of third, yung... parang nasareno ba yung nakapulang Kristo naka-maroon? Black Nazarene. Black Nazarene. Yeah. Rule of third, bit-bit niya yung cross. Pero
maroon siya. Maroon yung, oh, nag-green, so, ano? So, yung... Oh, all green. Maroon and green. Roll of third pa. Talagang sa akin, yun na yun. Yung parang napakaganda. Sabi ko. Tapos ako, yung nagpipinitin siya na backlighted. Tapos yung highlight, nandun sa braso. Okay. Ang gamit ko, yung motion. Oo. Third place. Aba, yung ano, yung tie shot. Oh, okay. Ay, di give up na ako dahil paborito ko yung ano. Oh, paborito mo yung isa. Oh. Tapos tinaas ni Kalito. Alin dito. That's Lito Beltran. Okay. Tinaas yung litrato. Alin dito. Tapos tinanggit. Binanggit second place yun. Yung ano. Yung nasa rice field. Sabi ko. Oh, shoot. Nalalo. Nalalo. Sabi ko. Ay, ganun pala yun. What was the feeling during the time? Lutang. Kasi imagine mo, hindi ko matanggap kasi eh kahit ikaw lumugar ka, parang sino ka para nandun ka. Tapos photojournalism yung competition. Tapos eh wala akong ni isang katiting tungkol dun sa... Hindi ko alam yung photojournalism na ng photography. Kasi alam ko photojournalism. Pero hindi ko alam yung sakop kasi hindi pa man ako nagbabasa ng mga books tungkol sa photography. Kasi kung ano lang maisipan kong gawin. So, isa pa, hindi ka naman wala pa naman Google din para i-research mo kung ano yung Holy Week, kung ano yung mahal na araw, walang background. Ngayon, pang-shoot, ang dami mong source. So yun, nakuha. Kuya Edwin, do you have any background of artistry, let's say, before? Wala. So, it's just wala. Your nature that you have that thing na you know what's good and what's good for you. Parang what's nice to look at. Tapos, ganito, may mga magazine ako sa photography. Alam mo bang pang magbabasa ako, tinatakpag ko yung litrato? Binabasa ko lang yung article pero hindi ko tinignan kung ano yung kasama doon sa article na litrato. Ini-imagine ko na lang kung ano yung binabasa ko, kung ano yung sinasabi doon sa article. I got your point. Pero i-visualize by kung ano ayaw, bini-visualize ko doon sa binabasa ko. Ayaw kong tingnan yung nakasama litrato doon sa article. Alam mo, isang reason yun. Ayaw kong magaya. Oh, okay. Yun ang ano. Hindi ako tumitingin ng photography magazine. Para hindi ka ma-influence. Hindi ko tinitignan yung litrato. Ayaw ko ma-influence. Pinabasa ko din article, pero hindi ko iniiwasan kung makita yung litrato. Actually, ngayon, hanggang ngayon, hindi ako nag-google ng mga litrato. No, which is good, pero that's kind of hard. Ang hirap nung ganun. Hindi ako nakikita ko lang kung ano yung lumalabas sa newsfeed ko sa Facebook. Mm. Ayun, nakikita ko, ang ganda nito. Pero hindi ako nag-google kung ano yung magaganda ng litrato. Hindi ko saka naiisip isang kinakainistan ko para may plano akong gawin. Tapos biglang lalabas sa newsfeed na hawig. Parang pareho. Yeah. Parang shoot. Sabi ko, wala talaga original sa mundo. Sabi ko. Wala. Hindi, honestly, that's actually yung challenge nga we were talking about. I mean, ano pa ba nga pwede mong gawin nowadays na kakaiba? Mm-hmm. Out of sarami, ng tagal na ng photography, alam, di ba? Meron. Like what? Magpakabaliw ka. madali yun. Nakita mo yung What's on Your Mind? The series to. That's different. Sakit sa ulo. It's unique. Sakit sa ulo nun. Mabaliw-baliw ako. It's different. Yan yung point. Okay, let's take a break. Part 2. Ang ganda ng kwentuhan natin kung kanina. Maganda to. Oh, okay lang. Wala naman. Ano. And then yung nag-trigger yan. Isa rin ugali ko. Yung kalabang ko yung sarili ko. Okay. So ganito yung isang sikreto kung paano ako sumali nito. Yung print. That time,
siyempre binata ka, di ba? So, kontrolado mo yung sahod mo, di ba? So, wala ka namang... So, ang ginagawa ko, everyday practice yan. Everyday. Kahit na anong makikita ko, kahit na basura, kung anong pinupulot ko para... Yung basura, binubuhay ko. Parang something like that. So, ina-animate mo yung mga still... So, kaya ako natuto sa, ano, sa lighting. Dahil nag-umpisa ako sa available light, diba? Mm-hmm. So, umaga pa lang, minomonitor ko na kung ano yung tama ng araw dun sa bahay. From 8 o'clock to 2 o'clock. Saan ba ang tama ng araw? Mm-hmm. So, syempre, dun territory mo yun. So, alam mo na lahat kung saan ang kabisado man si araw. So, saan siya tatama, ano magandang araw. Sa pintuan, sa pintana, anong araw siya. So, kabisado ko na lahat yun. So, hindi na niya ako magugulangan. Kahit na namang... So, okay. Yung gamit ko, yun, siyempre, pag summer, pawis ka yun. Kasi sa labas, eh, sa pintana. Mm. So, kahit na anong bagay, hanggang sa na natutuwa ako kasi parang nabibigyan ko ng buhay yung mga bagay na parang yung hindi pinapansin. Which is your trademark from the first time I saw, yun naging trademark mo eh. Oh, so yun sabi. Kasi that time, hindi rin ako makakapag-shoot ng modelo kasi mahihain ako eh. Alright. Hindi ako exposed sa tao. Okay. At doon ko sasabihin kung paano ako nakakonek sa tao sa kano yon. So ang pinagtuunan ng pansin yung mga bagay na hindi makakapagreklamo. Diba? Okay. Hindi ako yan. I can relate to that. Hindi naman aangal yan. Hindi naman nakakahiya kung magkao. Nandyan si Bote, nandyan si Dao. Huwag mo lang kakausapin, diba? Kinakausap ko pag lumilipad at tumumba, kinakausap ko. So hanggang sinasali ko sa competitions, international competition, na ano yung hindi siya big time, pero yung grupo photographers din sa Amerika. So sa group na yon, ako lang yung year na yon, ako lang ang Pilipino. So nakikita na rin pag siyempre iba yung dating ng gawa sa Pilipinas, parang iba yung siguro paningin nila, iba yung dating kasi sanay sila sa kuha dito. So pag pupunta ako sa nag-strip photographer, nakikita nila yung about the Philippines. So pero hindi ako nagpapakita ng negative na aspeto ng Pilipinas. So ayun, so na yung mga bata, portrait na mga na nakikita ko, so na-appreciate nila. So hanggang sa na-enjoy ko na sumali, parang na-addict na nga ako. Then sa FPPF, halos buwan-buwan may nag-i-sponsor ng competition. Okay. Alam mo ba yung on-the-spot competition na ginawa ng FPPF? Isang training ground yun eh sa akin. Okay. So malaki talagang... Kasi hindi mo alam kung ano yung... Lalo ng time namin, film days, hindi mo mag-google kung ano yung, ano yung lugar na pupuntahan mo. Hindi mo alam kung ano yung mga eksena doon, kung ano yung mga kuha doon. Hindi katulad ngayon, pag ginugol mo, ito yung beto. Magkakaroon ka na idea. That time kasi, yung photo walk namin, on the spot ang tawag namin noon, hindi photo walk. Okay. Pupunta kami doon, bibigyan kami na assignment, film ang gamit namin. Natatawa ka pa ngayon, para wala makapandaya. May dyaryo, kukunan mo yung dyaryo. Nandun yung date ng dyaryo. Para ibig sabihin, hindi ka pumunta advance. So, yun yung parang yan yung timestamp nyo ngayon lumalabas. Lalabas yung dyaryo, tatawa ka, kukunan mo yung date ng dyaryo. Tapos yun. Versus yun. Nagpapanalo. Kaya nga, habang sumasali, hindi naman parating first prize. Pero parating nasa top 10. So, nananalo. So, may bumabalik na ano. So, yung mga nagagastos mo bumabalik sa'yo. Nananalo kong grand prize, na second, third, fourth, tenth prize. So, yun. So, naging addict ako. Yun yung naging ano, talagang... Nag-fuel ng ano mo, passion mo sa competition. Okay. Ganito ako mag-submit ng entries.
lalo yung mga contest, eh, ito, itong pinakamagandang example, yung sa, yung Y Smile ng Fuji. Yung kuha ng batang hubad. Yung nasa pintuan. Ganito kwento yan. Si ano nga yun? Name ng ano? Si Lark. Clark. So, ang tema kasi, Y Smile. Tingnan mo yan, yung tema nila, Y Smile. Pero ang sponsor is Gipgate and Fuji. So medyo tricky yung ano eh. Tricky kasi it could be double meaning siya eh. Okay. So pinag-aralan ko. Eh, marketing ako ng film. Okay. So gumagawa kami ng konsepto. So nag-take advantage yung kasi naging diba naging nasa marketing ako ang graphic artist. Saka nagko-conceptualize kami ng product sa film. So doon ako na-train ng boss ko na ano, yung hindi literal. Huwag literal. Huwag dikahon. Huwag literal. Huwag maging literal. So, pag nagbigay ka ng team, huwag maging literal. So sabi, why smile? Unang naisip ko, for sure lahat ng litrato dito nakangiti. Oh, kasi the word smile is there. So wala ko kontra. So for sure lahat ng litrato dito masaya, nakangiti. Pinakikita yung mukha. Kita yung mukha. Kita na kangiti. Sabi ko, sandali. Ibahin. Sabi ko. So, siyempre, yung training ng boss ko sa film night na medyo umaanda sa akin na medyo laliman. Medyo mag-iisip yung ano. Yung... So, lahat ng naisip ko, sulat. Ay, gagawin ko. Scratch. Then, pumasok yung sponsor na kailangan mong gamitin doon sa trato. Yeah. Gipgate. Ano unang maiisip? Hello Kitty. Ang bata. Right? Ano Hello Kitty? Pero Hello Kitty sabi yan. Yun ang obvious ng ano eh. Sabi, hindi ko gagamitin si Hello Kitty. Kasi kung ako iisip noon, kung literal, ang iisip ko, gagamitin ng Gipgate. So I need to present something na ano, na obvious na it's Gipgate. So gagamitin. Hindi ko gagamitin si Hello Kitty. Ginawa ko, punta ko ng Gipgate store. Di ba ang kapartner ng Hello Kitty, ay yung Daniel, pangalan, basta Daniel, di ko na masyado, basta Daniel pangalan nung ano. So, nagtingin-tingin ako dun sa ano, sa Robinson's Place kasi film ako doon. Nagtanong-tanong, ano yung mga product ng Hello Kitty? Kasi sasali ako sa competition. Sabi, ito lahat ng product. Pinili ko si Daniel, hindi si Hello Kitty. Alam ba, pinili ko. Sandals. Maliit. Okay. Hindi siya bulgar na, sponsor, kailangan malaki. Hindi sumisigaw yung ano, yung branding. Kailangan sumisigaw. Tinanggal ko yun, pinalitan ko saan, dapat na disimulado yung ano. So, yun. So, paano pumasok sa akin yung ano? Kasi yung studio ko doon sa Santa Ana, yung si Lark, baby doon, yung tatay niya, tuwing umaga, linalagay niyo doon sa ano ko, sa studio ko. Di ba yung tiles square na black and white na square? Linalagay niyo yung bata, gapang ng gapang doon. So, nag-i-edit ako. Nakita ko yun. Okay, sabi ko. Yun yung kwento kung bakit ko nabili si Daniel. Yung okay. Yun. So sabi ko, ito, sabi ko. So ginawa ko, ginausap ko yung tatay, sabi ko, bibili ko yung sandal doon, sabi ko, hubad yung bata, tapos pahawakin mo sa pintuan. Nakatingala siya, alam mo bakit? Yung tatay niya may hawak na something na tumutulog, kaya siya tumingala. Okay. Yung kaya pala na ano. Tapos yung ilaw, di ba, diretso sa kanya, galing doon sa labas yung ilaw from pintuan. Tapos yung tiles mo na square ng black and white, pero colored ng mga presentation. Tapos si Lar, lalaki yung para hindi makita yung buto ito, side view. Okay. So, nakatingin. So, yun. So, yan ito, di ba, submission ng entries. Tinignan yung entry ko. Ng mga kapwa ko photographers. Nakita nila. Asa yun ang asa, sabi niya sa akin. Asa yung ano, why smell dyan? Doon sa litrato daw. Okay.
asa yung wise smell diyan? Sabi ko, oh, hindi nakuha. Sabi niya. Kasi ang ginawa ko yon, hindi siya literal na, kasi pag pinakita mo yung litrato, nakita mo yung bata ng hubad, tapos nakapintuan, tapos nataka nila, tapos ang ganda-ganda ng araw. Yung view, ang gusto kong sabihin doon, hindi yung litra, hindi yung imay doon sa litrato ang nakangiti. Ang gusto kong sabihin, yung titingin ang mapapangiti. So it's the other way around. No? Yun ang interpretation ko nun yung tema ng wise smile. Hindi yung litrato na ipipresent mo yung mga model mo ng katawa na kalite. Which is literal. Okay, kasi yun na nga yun yung ano eh. Ang approach ko doon, yung viewer, ang mapapangiti pag tinignan yung litrato. So, yun. Nung, tapos, nagkataon, Derry Ibarra, isang judge. Alam ko siguro, may alala pa niya. I think, for taga ad agency yung isang araw kasi abang tapos sa competition habang isang araw tumawag si Derry sabi sabi ko may ka sa Pucci ano sabi niya sabi oh sabi ah okay ganun siya tinanong parang ganun pero hindi niya sinasabi na nalo ako so he was the judge there right sabi mo hindi ko alam na siya judge okay. Tapos si secretary pangalan nung may-ari ng Fuji that time. Big boss na tumawag yung secretary. Sabi niya, ay gusto malaman ni boss, yung may-ari ng okay, nakalimutan mo pangalan. Big boss, babae. Tinanong, ano, gusto niya malaman kung paano mo daw kinunan yung bata. Kasi gusto lang niya na, pero hindi pa namin alam kung sino nanalo pero gusto lang malaman ng Big Boss kung paano mo. So, kanina to. The story behind that, okay. Pero wala akong alam na so, pag ting namin ng glory, sa pucha, ang lalaking litrato, malaki pa sa pintuan yung mga litrato na nakasabi doon sa Glorieta. Nakasabi. Yun yung isa rin sa, isa rin panalo ko na talagang, kasi ang sabi ng secretary, once ka lang mananalo, hindi pwede manalo. And nanalo People's Choice Award. Okay. Sabi ko, patay na, wala na. Oo, hindi sabi na. Hindi. Ko, kasi nakuha mo na yung isang category. Kumbaga. Hindi kasama pala yung People's Choice Award. So, ang magandang, ang nakakatuwa, nanalo siya People's Choice Award. Pero ang People's Choice Award nun, hindi butuhan sa online. Doon sa exhibit sa Mega Mall saka sa Glorieta, may mga form doon. Manual. Photo, okay. Oo. Hindi katulad ngayon. Hindi na ngayon. Paul. May mga Paul. Okay. May papel doon na may number yung mga litrato. Yun ang nakatuwa. Kasi parang tama yung judges, tama yung public. Kasi nanalo siyang People's Choice Award, nanalo siyang Grand Prize. Galing. Ang laki ng premyo noon. Okay. Guys, pag sinabi ni Edwin malaki yun. Now, ang magandang question na, taxable ba yun? Hindi, that time. Ano, free of tax sila noon. Okay. Tax, free of tax. Tapos, yung first, yung pinakamaano yun, sa NatGeo. Pero bago tayo mapunta sa Nat Geo, anong unang ginastosan mo nung nanalo ka sa Giftgate? Sa mong ginastos? Binigay ko sa birthday party ni Lord. Diba? Sa model, saan pa kayo, diba? Magbo-birthday siya that time. See? Kaya mag-model kayo, kiyo, Edwin, pag nanalo, pag nag-birthday kayo, ibibigay sa inyo premyo, diba? Oo. All right, so let's go. Nat Geo. Before we go there, okay, kasi ito na, alam ko na ito, we're going to the old, those famous photos of yours. Now, and ang distinctive thing about your photo na kung hindi mapapansin ng iba, ako napapansin ko, you really play around with colors. Red, green, blue would be in one. But basic, also, may basic times ka rin that you go black and white. Dark. So, tapos totally dark. Yeah. What influenced you or what, how do you know whether,
to make it simple for people to understand what you're doing with photos, kung bakit ka naglalaro ng RGB and why sometimes we go for the dark or black and white? Una sa call, visual impact. Mm-hmm. Ganito eh. Mm-hmm. Kasi unang ano, yung visual impact kasi, unang ano, ganito lang, maganda example dyan eh. Mm-hmm. Pag pumunta ka na exhibit, mm-hmm. ano unang hahatak sa'yo? Hindi yung kwento ng litrato, di ba? Minsan. No, kasi from afar, hindi mo agad mapapansin yung litrato. Yung visual impact ng litrato din. Mm-hmm. Saka mo siya lalapitan. So, sa akin, yung kulay, kasi yung unang maatap ng ano eh, ng mata ng tao. Mm-hmm. Yung unang ano eh, pang nakita ng malayo pa lang, ahatakin na sila eh. So, it's a big factor yan, pang laro, pang kabaga, kung one of your strategy sa competition, lalo na kung ganyang may public viewing, malaking bagay yung kulay. Yeah. Alright. Visual impact. Yun ang unang kasi nando nila eh. Yung mata, una mo huliin sa kanila yung mata eh. Mm-hmm. Sa pag nahuli mo na sila, saka na sila ano eh. Saka yung interpretation mo doon sa litrato, hindi literal. Hahayaan mo yung tao na mag-isip, ano yung kwento doon sa litrato? Sila yung ang gusto ko kasi, ang gusto kong mangyari kasi pag gumagawa ko ng litrato, iba yung meaning sa akin, iba yung meaning sa titingin. Mm-hmm. At hindi pare-parehas yung interpretation ng tao ang titingin doon sa litrato. Hinahayaan ko silang to come up with their own story or viewer na gumawa ng kwento dun sa litrato. Which is minsan nga ginagawa medyo ano eh, medyo may kabastusan yung dating ng litrato, pero hindi naman bastos, pero nasa titingin yun eh. Bahala kayo kung bastos ang kumbaga ano yan eh, parang this phrase came from our friend Borge. Ang nagiging bastos ang isang imahe depende sa tumitingin. Kung bastos ang so kung bastos ang ano mo, utak mo, bastos ang makikita mo, pero kung minsan object at parang yan ang naman eh, sabi. Tapos gumagawa ako ng litrato katulad ng tatlong items bote na ayusin ko na sa ang compromise na posing litrato. Mm-hmm. Tapos, gagamitan ko pa ng title na Three sa Crowd. Mm. Masyado ng spoon-fed ang ano, lumalabas. Lalo silang, uy, gaganon sila. So, parang minsan ipitrigger mo yung viewer mo na. Okay. Yung iba kasi, aminin natin, mga viewer natin, minsan, literal, minsan, malalim. Halo. So, kailangan laruin mo sila kasi depende sa mood din nila yun. Depende rin sa mood mo ng photographer. Ako nakakabuong ng magandang litrato pag depressed ako. Mas emotional ka. Tama? You get the... Karamihan nanalo akong litrato na mataas ang ranking o nanalong grand prize during depression time. But does the color also be naging naapektuhan yung kulay? Kasi during that time... Hindi, kasi denial ako. Maganda yun, ha? Ang ganda nung take mo doon. Kasi honestly, kasi I could relate. Pagdating sa color, I'm very influenced on my current mood. So let's say I'm a little bit more in... Wala ako sa mood this time and a little bit, ano sabihin natin, inis lang ako sa buhay, something like that. I came out, normally ang kulay ko nando sa saturated warm color ng bumabagsak. Pero ang ganda nung sinabi mo, hindi naapektuhan ang kulay mo even with the depression or with the sadness because you're in denial, which is ang galing. Iba yun ah. Kasi kuminsan ayokong yung current situation ko, ayokong pa-apekto dun sa litrato, pero hindi ko alam na lumalabas. Mm,
kahit na in denial ka doon sa ginagawa mo, pero partly lumalabas nang hindi mo napapansin. Hindi mo napapansin, ano siya, talagang uncontrollable, na lumukusa siyang lumalabas. Pero masasabi ko, lahat ng nanalo ako ng matataas na premyo during na hindi maganda yung situation ng mood. Anong buhay mo yung kunyan tao tayo, marami tayo, hindi naman tayo robot eh, lahat naman ano. So now go alam Adam, yung nakakaganda sa akin ng litrato pag ewan ko, napapansin mo pagkuha ko sa mga tao, usually bata, there's something napapansin, lalo pag bata. Pansin mo kung paano kumuha ng bata. Top. Pababa. Yep. Top shot mo dala. Majority. Mm. Which is some people doesn't like that kasi it shows dominance. No. Kasi literal sila eh. Yun yung ano eh. Which is, hindi ko mag-get yung still yung rule na, actually, hindi. They made it a rule eh, yung during that time, di ba? Hindi. Opinion nila eh. Pero sa akin kasi, doon mo ipapakita yung sila yung bata. Sila yung bata. Oh, exactly. Ganito sila. Huwag mong gawin sila matanda. Bata. Don't apply that same. Huwag mo silang gawing matanda kasi bata sila. So, hindi mo nakikita pag ilagay mo yung sarili mo pag tumitingin ka sa bata. Di ba? Nakayuko ka sa kanila. Mm-hmm. Maikukunik mo, di ba? Sa akin, ganun ang... Tsaka nakita po, pag nakatingin sila, makikita mo yung mata nila. Natural. Yan yung maganda sa mga bata. Kung kukunan mo sila ng diretso sa level ng mata mo, hindi. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Pero pag tumaas ka, patinginin mo sila sa'yo. Okay. Nagkakaroon ng konting drama, di ba? Okay, guys. I'll try to make it more visual yung pinag-uusapan namin ni Kuya Edwin. Kasi sometimes, this is the visual side, not the story, not the emotion. Oh. Now, if you shoot someone, let's say bata, on top, ang angle mo is on taas, mas bumibilog yung mata nila, mas na-emphasize yung pagkabilog ng mata, mas maganda tingnan. Saka nagkakadrama. Yun yung ano niya. So, yun yung mga part na enjoyable whenever you shoot kids. So, na kasi, aside from their being innocent, yun yung maganda ano, na ipipresent mo sa kanila yung drama. Very emotional. Paborito ako ng bata. Pare-pareho tayo. Alam bakit? Bakit? Ano binibigay mo ako? Candy sa kakoyto. Hindi. Yung dreadlocks. Ano yun? Hinahatak nila yung dreadlocks. Ah, yung dreadlocks. Kahit naman ako, hatakin ko yan eh. Kahit ako, aliwan ko dyan eh. Hindi lang pwede tubuan ng dreadlocks eh. Kaya ako lapitin ng bata. Kasi lumalapit sila sa akin. Kaya ako, kaya kinakausap. Saka kailangan mo rin silang kausapin. Hindi pwede pag nakita mo yung bata, tak, hindi, kausapin mo. Yeah. Alamin mo yung kwento ng buhay niya. Hindi pwede pa nakita mo yung litrato, pipitikan mo. Hindi. Ako nakikipag-usap sa kanila. Alam na mga kasama ko yung... Alam na mga pang nakakasama ko sa photo walk. Pang may bata, upuan ko yun, nakikipagkwento ako kahit matanda yan, yung lola. Mm-hmm. Hindi ko yung kukunan. Na... kakausapin, lola. Beta, usap. Kunang kita, pero usap muna tayo, ha? Aramin ko yung background ng buhay. Alamin ko yung ano siya. Kasi pag nalaman mo kung ano yung background niya, doon mo siya ma-i-present, eh. Hindi yung, oy, maganda ng texture ni lola. Tak, nanakawin mo na buhay. Paano yung bata? Kinakausap ko yung bata. Lalo pagpunta kami ng Binondo, kinakausap ko yung mga bata. So you talk to your son. Kasi nahiya ko, ina. Kinahaltak ang buhok ko. Lamikuto. Tapos yung dreadlocks mo. Now, ito yung magandang pasok na since we're talking about, we already talk about the colors, the black and white, and how you relate with kids. Now it's time to go for that Nat Geo. Kasi yun yung mga ito yung pasok dyan eh. Yun.
Hindi ko masasabi na original. Alright. Ko yun. Okay. Ito yung sinasabi ko kung paano sumali sa competition. Kuha yon ng photo walk ng camera club namin, train shots. So, punta kami na Pangasinan. Nakakalimutan ko. Para marami nakakalimutan doon. Okay lang so, yan. It's part of the kami. Going old. Ayan. So, punta kami sa Pangasinan. So, photo walk namin. So, nakita na yung mga bata. Alam mo naman, pag nakita na may hawak ka ng camera, mga bata na mamagnet sa camera. Yun. So, punta. So, shoot. Sabi. So, sunset. Sina? So, sabi ko. So, isa sa gusto kong concept. Alam mo yung nung grade school tayo, yung papel. Gugupit-gupitin natin tapos pag in-spread natin, magkakahawag kamay. Yun ang, ayun, sasabi yung ko. Concept sabi ko sa, okay. Okay. Sige. Ayun, sasabi ko yung hawag kamay na sabay-sabay tatalon. Sasabi ko, oh, sunset. Oh, silhouette, sunset. So, typical na litrato. Masaya yung silhouette so, actually. Masaya yung mga silhouette na yan eh. Dad, gagawan mo lang ng kwento. Diyan ako lang daddy sa silhouette na yan eh. Gagawan mo. tawag na iba silhouette. Silhouette. Pag ano ka, social ka, silhouette. Okay. So yun. So, marami kaming kumuha. Marami kumuha. So, ano yun? Burst shot. Yun yung burst. Okay. Kaya nga pala nakatalon. Okay guys, if you're listening here, I'll be including the link of those photos sa description of this podcast so you could see the actual photos that we're talking about. So I'll give you para mga reference nyo. So aside from hearing us, you'll be seeing the photos of Kuya Edwin. So, sunod. So, ibig sabihin, hindi lang ako may kuha nun. Camera club ang may kuha. So, hindi ako original. Hindi ako lang ang may kuha nun. So, yun. Nakaraan ng ilang buwan, isang member ng camera club tumawag sa akin, Ed, deadline na ngayon. Nag-geo. Sabi ko, ilang oras na lang deadline na lang sa kanya sabi sa akin. This is still film? So, ikaw. This is still film. Digital na tayo. Eto. Ito yung deal ko kay Ariel Tresmalis ng Fuji. Sabi ko, Ariel, kukuha ko ng Fuji sa'yo. Sabi ko, hindi mo naman konting discount. Okay. Hindi, kasi si Ariel, napakabait siya. Kailangan mo si Ariel Tresmalis. Napakabait ng Fuji sa akin that time. Lahat ng exhibition ko, lahat ng one, exhibition natin. Sila sponsor, di ba? So, sabi ko, Ariel, first camera ko, Fuji. First digital camera ko, DSLR, Fuji. Punta ako sa office nila sa Quezon City. Hindi naman ako mayaman. Pero kailangan digital camera. Parang kasabay sa Agos. Diba? Kailangan natin sumabay sa Agos. Kung hindi kasasabay sa Agos, wala. Maganda yan. So, yeah. You progress. Bigyan mo naman ng konting discount. Bigyan mo naman ng konting discount. Sabi ko. Pero promise. Sabi ko, papromise ko sa'yo, papanalo ko yan. Pressure sa akin yung mabigil lang ng discount. Nagbitaw ka pala nga. Talaga nagbitaw ka pa eh. Okay. Ano yun eh? It's either you're overconfident or talaga gano'n. Pangangailangan. Dalangan ng pangangailangan eh. Okay. Kasi hindi naman tayo mayam katulad mo eh. Uy, matapot na walang tuloy tayo. Sabi ko, sige na, bigyan mo ang discount. Pero promise, ipapanalo ko. Sabi ko, pero sa ito, shit, sabi ko, ano ba itong sinabi? Okay. Pero, isang advantage naman nun. Kasi, pressure ka nga, di ba? So, may pangahawakan ka, di ba? Sige, sabi ko. So, yun. Sali.
Sabi nung isang, eh Charlie sabi, di, ganito, pag yung deadline na, sabi, ano unang isasali mo? Di ba yung paborito mo litrato, di ba? Wala ka na maisip kasi deadline na eh. Hmm. Anong sasabi? Unang ano, yung, sinali ko yon kasi paborito. Pero sasabihin ko sa'yo, ilang competition, may ilang national competition, hindi yung lumusot. Talo yun. Hindi nanalo yun sa local. Lahat ng ilang entries, ilang competition na pinagsalihan ko, hindi lumusot kay finalists. Mm-hmm. Pero hindi ando. Hindi ko binitawan. Okay. So you do, nire-reuse mo rin yung mga photo for competition? Sinali ko sa local. Okay guys, look, you heard that. So normally you could still use your photos yung if you have pwede mong ilaban. Mitiwala ka dun sa litrato mo, why not? Mm. Kung alam mo maganda sa paningin mo, kung may mitiwala ka dun sa litrato mo, alam mo may kwento, alam mo may laman, why not? Talo. Pero sinali ko pa rin sa Geo. Okay. So, tinali ko yun. Pinalimutan ko na. Yung pala, nag-i-email sa akin na Nageo, pumupunta si spam. Yung email nila for verification. Mm. Pupunta si spam. So hanggang sa... Hindi mo nakukuha. Hindi ko nakukuha. And then may isang photographer na sabi, Ed, finally, so flado pa dating mo nun. Hindi, si spam eh. Ako yun daw. Hindi ako gugulat kung hindi ka sagutin ni Edwin. Pero not Gio, hindi mo sagutin. Ay talaga, ibang level na kasupladuan na yun. Hindi, si spam pupunta. So, nakita ko hanggang ano, parang a sort of last warning. Alright. Na kailangan mo i-verify yung litrato. Okay. Sina-verify ko ang last warning. Sina-verify ko. So yun, to make it short, nanalo. Walang yan, no? Nanalo pa, no? Galing ng story. And then, napunta ako ng Amerika dahil doon. Imagine mo yun. No, di ba? No. Humingi ka ng discount doon sa camera na ipanalo mo. Nakapag-Amerika ka pa, no? Di ba? Saan ka pa? Napunta ako Amerika kay Joe McNally. That's the cowboy thing, right? One of my favorite work. Guys, basta ipopost ko rin. Isasama ko yung photo na yan. Ito yung kwento doon sa cowboy na yon. Every day, may lecture si Joe. You went there so, because of the Nat Geo thing. Okay. And, yeah, para Expedition with Nat Geo. With Joe McNally. Okay. Mm-hmm. So, nag-undergo ako ng training sa kanya ng 1 week. Almost 2 weeks. Oh. 9 days. Eh. Alright. So, ganito. Baong ko yung training ko sa film. On the spot sa FPPM. Mm. Okay. Baong ko yun. Hindi ko yung mawawala eh. Hindi ko mawawala yung utang na loob ko sa FPPF doon sa yung training ko sa on the spot. On the spot, yeah. So punta kami ng napunta ko ng ano ng expedition sa Nat Geo with Joe Mac. Mm. So every day may session kami. So yung session namin on that day after nung lalabas kami para i-apply ko ano yung tinuro niya. Mm. So by ano na ilang group yun ng expedition, iba-ibang photographers. Mm-hmm. Maliban kay Joe, may iba pang mga photographers na well known. Pero hindi ko sila kilala kasi hindi naman ako masyadong nagba-browse ng mga pangalan ng mga sikat. Ikaw lang nag-iisang Pinoy doon. Oh, ako lang. Kasi ako yung pinadala ng Nat Geo to attend the workshop with Joe McNally. So one time skip na natin last day ng workshop. So nag-provide siya ng subject, the cowboy sabay yun sa on location ng
Little House of the Prairie na backdrop. Yung series. Oo, yeah, yeah. So, so yun. Hindi kaya, alam ng mga tao yan. Tayo, abutan natin yung TV series na yun. Yeah. It explain niya, this is the backdrop of the Little House of the Prairie. With the church and the... So, doon niya, yun. So, okay, okay. Oo, doon sa New Mexico. This is the scenario, sabi niya. Okay. Here's the horse, the cowboy, and the church. Mm-hmm. Sabi ko. Sabi, parang gumawa kayo ng kwento with that element, sabi niya. Aba! Nagsisiksikan. Pwede iwanan ko sila. Gangbang shoot. Iwanan ko sila. Di pumunta ako doon. Eh, may mga ano eh, may mga tao rin sila sila diyan na kasi ano field yun eh, may mga rattlesnake doon eh. So umiwalay ako. Sinusundan ako kasi ayaw nila akong matuklaw. Chushot ako, sabi. Sabi ko, ano mangyayari sa isip ko? Ano mangyayari diyan? Eh, di pare-pare sa litrato nyo. Di ba? Nandun na siya, dikit-dikit, nagsushoot doon sa cowboy, doon sa cowboy, saka yung kabayo. Shoot-shoot, portrait, blah, blah, blah. Sabi ko, ano mangyayari? Di ka pare-pare sa kuwan. Actually, yun. Ano, I saw that with you already. I got to, ano, I got to shoot with you one time. I think that's in Intramuros. We have a competition in with Canon. Now majority of photographers would just kasi binigyan kasi ng theme, di ba? Nakita ko yung personality mo na yon. When we were shooting, so people would gather in one place. Alam mo yung common, di ba? Mm-hmm. Pero I saw you talagang, you normally break away from the group and just find your own space and ano, area. So yun yung, yun rin yun eh. Kailangan ko. Kailangan mo ng unique na imahe within that scenario. So nag-shoot. Sabi niya, okay, let's go back to the classroom. Oh, shoot, wait, sabi ko. Sabi? Nag-nosebleed ako kay English si Kobo. Napilitan ng mag-English. Ito yung nakakatawa sa inyo. I was expecting this interview gonna be mukhang tagline, but you're still my old friend, Edwin Loyola, diretso Tagalog. Ako palang lumalabas sa mukha ko yung lalaman dito. Eh. I was expecting an interview like this, eh, pero hindi Tagalog. Kakala ko magta-Taglish ka. Hindi eh. Talaga. Tagalog mo na dyan. Tagal-tagal mo na dyan eh. Gusto ko yung Tagalog. So ganito, nag-nosebleed ako pero bago naman ang magsalya, kinukompose ko muna yung sasabihin ko para maintindihan naman. Tama naman. Diba? Oo. Hindi ako yung, hindi naman ako yung English na English, kaya hindi mali-mali. So, kailangan mo pagsabihan si... Kinukompose ko naman yung sarili ko. Turuan mo si Romel Marcelo lang ganyan. Oo. bago ako usapin, Pause ka muna. Mo muna yung sarili mo at alamin mo tama ba yung bibitaw mo. Usap kami. Nakaintindihan kami kasi This is Joe Mac, right? Joe Mac. Yeah. So, kinausap ko siya. Pero bumalik kasi sila sa classroom. Okay. Napaiwan ako. Mm-hmm. Sabi ko dun sa isang staff, give me 5 minutes. 5 to 10 minutes. Can you just give me 5 minutes? I'll do something. Something unusual, something unique. Sabi niya. Oh, English yun, ha? It's straight. Tagalog, ha? Wow. Just give me 5 minutes. I'll do something. Something unique. Sabi ko, okay. Sabi niya. Kinosep ko siya. I want something like this one. Sabi ko sa kanya. Just go around the church. And then I'll do everything. Sabi niya. Ngiti-ngiti ako. Okay. Sabi ko, thank you. Sabi ni Kobo, can I see it? Sabi, what the heck? Sabi ni Kobo. Can you give me a copy? Why not? Sabi ko sa kanya. But, sabi, can you give me a model release? I'll give you the copy. Sabi, English yun. deal done. Siyempre, sanay si sabay ako sa drama eh. So, alam mo, ganito pala, di ba? Ang concept ko yung cowboy with the church and everything. Mm-mm. Sunset.
Alam mo ba sa Canon? Okay, Canon ang gamit ko. Canon 20D. Mm, one of the best color. Sa Canon 20D. Mm-hmm. Nikon ka, sorry. Hindi niya. Ano ka ba? Canon tayo before. Ano? So, pero Canon 20D is one of the best color during the time na nagsistart ako. Yeah. Mm. Canon 20D. Ginawa ko. Baho shoot. Raw file. Mm. Plus sepia. Oh. Maraming di alam yun. Oo. Oh, na pwede mong galik. Oo. Oh. No. So, raw file mo is colored. JPEG file mo is JPEG. It's sepia. Mm. So, yan. Bago ko patakbuin si Cowboy, sinet up ko na yung... Kulay mo. May lahat, ano na ako, may idea na akong ilalabas ko siyang sepia. Yep. Mm. Sa ano, sa presentation. Yeah. Pagdating ng gabi, ngiti na si Gago. Yeah. Yes. Medyo na ako. Mag-isa lang Pilipino, makala nyo. Sige. Kayo, puti kayang... Tignan natin bukas, sabi ko. Siyempre. May laptop na ako, pero nagtatanga-tangahan ako. Very drama eh. Tatanga-tanga. Submission ng entries. USB. Wait. I got problem with my laptop. Pero alam mo, drama doon. Sige, mauna kayo. Mag-submit. Mauna kayo. Ako yung huli. Huwag kang magmadali. Hindi ka nagmamadali sa ganyan. Hindi. Yung ano, yung huling litrato pero boom, gugulat. Yun ang drama ko. Okay. Anong planado na eh? Planado ko na yun. May eksena ka gagawin. Pabira. Eksena. Sa kalang Pilipino. Sa kalang Pilipino eh. Pinoy ka talaga ba? Mahilig sa eksena. So, okay. Sana. Mauna kayo. Sabi. Wait, sabi ko dun sa isa. I got a problem with my file. I can't download. Oh, here's the USB. Oh, wait. Okay, sabi ni Joe. Ed, where's your... Imagine mo, Ed tawag sa akin. First name basis na kayo. Hindi Edwin, na Ed. Ed, okay. Okay, sabi. Huli ako. Mm. Eto ka, presentation. Nga. Rating. Eh, di pare-parehas. Portrait ng cowboy, kasama yung kabayo, portrait, tight shot. Last, boom, si cowboy. Pakahiwalay. Pili na lang siya. Sabi, cheater. Siyempre, hindi nila kamukha. Cheater lang. Sabi ni Joe. Sabi niya, that's the one I want to explain it to you. Oy, English may accent. May twang ka na. Okay. Yeah, Tagalugin ko na. Ganun daw. Ang sabi ni Joe, binigay ko yung scenario, binigay ko yung subject, binigay ko yung eksena nandyan. Anong ginawa nyo? Portrait. Literal nyo lang yung scenario. Sabi ko sa inyo, nandyan yung model, nandyan yung mga subject, elements. Sabi, kunan yung litrato. Hindi ko sinabi kung kukunan nyo siya na dahil linagay ko dyan, pinosisyon ko dyan, pinatayo ko yung model, pinaday yung kabayo, baka yung sabi, putik na lang kayo ng pitik. Yeah. Sabi nyo, asan yung kwento? Asan yung tinuro ko sa inyo na mag-create kayo ng kwento elements of Rinubay? Uniqueness ng kwento, wala rin. Oo. So, create a story within the mabinigay ko sa inyong elements. Sabi niya, sabi niya, ako lang may isang litratong ganun. Bakit? Hindi ako sumagay sa kanila. Pero still following the rules. Pero ang hindi lang mo. Following the rules. Pero hindi literal. Nandun ang elements. Nandun yung kabayo. Nandun yung cowboy. Nandun yung church. Pero gumawa ko ng kwento na nag-move. Mm-hmm. Kasi yung COVID, di ba, tumatakbo? Yeah. Sa simbahan. Mm-hmm. Pero ang kuha nila is portrait, backdrop yung simbahan. So nangyari ganun. So, nung pinakita, di ang dami nagsasabi, cheater. Kasi sabi nila, wala na daw sila nung gumawa. Sabi ko sana, yeah, I waited for you to go back to your classroom before I created my own entry. Sabi ko sana, sabi niya, atawa si Joe, sabi niya. Sabi ko, yun. Wala kayong kwenta sa Pinoy. Pinoy lang tumba. Ito, ano nangyari? Di ano yung 5,
5 workshops sa buong Santa Fe that time. Mm-hmm. So, bali ako yung naging representative ng Kijo that time. So, bali yung nagtap sa buong Santa Fe, yung si Cowboy. Mm-hmm. Eto pa, bago kami umalis ng Santa Fe, yung isang participant, kinausap ako, we have a contest. Maybe you want to join. Sabi niya. So bago kami mag-join ng contest, binigay niya yung link. Sinabit ko si Cowboy. Okay. Bago umalis ang Pilipinas, pagdating ko ng Manila, may email ako, nanalo ng first prize. $1,000. O diba? Meron ka pang ano, nanalo ka na nga ng pera papunta, meron ka pang pabaon, pabalik. Saan ka pa doon, diba? Wala. Talaga. Alam mo yung swerte ko, yung mga link lang, sabihan mo. Mm. Ayun, submit ako. Yun ang sinasabi ko, yung sali. Let's pause for this. Let's pause for this. Okay, pause lang saglit, ha? Okay, we're back. Part 3 again with Edwin Loyola. Oo nga. Maganda nga. Nasasagot mo nga yung mga ibang question ko within your story. Kaya napapinadali mo yung trabaho ko. Nasasagot ko na, hindi mo pa tinatanong. Which is, kasi normally the question would just branch out from your, dun sa initial question na alam ko. No? So, tama-tama, nako-cover mo. Which is nice. Maganda nga eh. Now, nakabod ka lang ako, kaya ako madalda. Okay yan, ganda, kinakalabasan ng ano natin, informative at saka inspirational. Now, okay, so I know that you already answered this, na whenever you, kung natatalo ka, that's your motivation to do better or the more you nabiging push. Yeah. But, of course, sabi nga eh, hindi tao ka rin eh. So, you also feel that thing na parang hindi ka ba sometimes na nawawala yung motivation because of kasi pinaghirapan mo, nagiging personal, so walang ganun. Di ba sabi ko sa'yo, the more natatalo ako, the more na naiinis ako, the more na gusto kong manalo. Okay, that's a very so nice way of doing things, right? Hindi, kasi yung pagkatalo mo part ng ano, pag hindi ka natalo, hindi ka mag-improve. Diba? Parang, nandun ka na. Tinanong nila ako, minsan may nagtanong, ilang tao na nagtanong, Ed, ano yung pinakamaganda mong litrato na gawa na? Honestly, sasagutin kita, wala pa. Ayoko. Ayoko mong sabihin na may nagawa na ako. Kasi siguro pag sinabi ko meron na, siguro that the time na hinto na ako. Mag-ano ka na nun? Parang ka masyadong complacent ka na or relax ka na nun? Oo. Okay. Hindi ko pa na, sasabihin ko as of now, hindi ko pa nakukuha yung sasabihin mo, pinakagusto ko at pinakamagandang litrato ng unang ko sa buhay ko. Wala pa, hindi pa dumaan. That's nice. Di pa, wala pa. Now, regarding... At ayokong dumating. Ayokong makunan yun. Ayokong makunan at ayokong darating yung time na masasabi kong nakunan ko yung litrato. Yung the best photo. Pwede kong sasabihin pinaka-best, pinakamagandang litrato na nakunan ko sa buhay ko. Ayokong dumating. Or kumbaga, you don't want to have a photo na may parang iconic photo na ito yung Edwin Loyola. No. Ayaw mo pa. Ayoko yung word na iconic. Parang may allergy ako. you wanna talk about it? Why? Parang nangliliit ako dun. Iconic? Parang, try to explain that to me. Parang ayokong sabihin na ako yung, basta, sige, let's keep that. Okay. Ayokong dumating sa buhay ko yung masasabi kong
ayoko mas, ay makikita ito na yung pinakamag. Basta gusto ko makita, ang ganito lang. Mm-hmm. Ang gusto ko lang makita sa tao na parang kahit konti, pag nakita niya yung litrato, there's something unique na maikukonek sa akin. Na, okay. Kuha ni Loyola. Kuha ni Loyola. Kuha ni Edwin. Yeah. Hindi, kuha ni Edwin. Huwag Loyola, medyo form. Kuha ni Edwin. So, parang, ayaw talaga. Sige. Parang, ni Koyang. Okay. Kuha ni parang kuha ni Edwin to. Parang gano'n lang. Marirelate na lang nila ng gano'n. Yung lang. Yung kasimple. Parang, kasi pag ako tinanong mo Edwin Loyola, ako, ang nag, sa akin nag-stick sa akin would be still life and color. Yun yung ano, actually, parang yun yung essence ng ba, ano. Mm-hmm. Pero hindi mo natatanong kung anong talagang gusto kong genre. Hindi ko nga ano, yun genre. Yung ano. Kasi you do everything eh. Pero kung baka saan yung pinaka. Pero hindi mo. Tanungin mo kasi. Eh, tapos pupunta tayo doon. May hirap dyan. Meron ako question dyan eh. Sige na nga, i-advise ko na nga. Excited ka eh. Mamaya na. Sige, since we're on the topic of that naman. Sige, what is your pinaka-genre? Would you be pinaka-comfortable or you the thing you like? Hindi, hindi siya comfortable. Dying to be a naging war photographer. Oh, oh, grabe. Wow. Wow. Yeah. Oo. Why? Ano, pinaka-ano ko, yung wildest dream ko na sa photographer, maging war photographer. Gamit ka na lang ng brush katulad ko. Di ba, meron na akong tank eh. Wow. Hindi. Frustration. Hindi. Frustration ko rin yan eh. Gusto ko yan eh. Gusto maging ano. Gusto. Di ba nakikita mo? Gusto ko yun. The story. Gusto ko yung ano. Yung kwento. Yung kwento, the story kwentong actually. Natural. Yung kwentong hindi mo isi-set up. Pero okay. Yung kwentong nandoon na. Okay. Gusto mong kwentong ipakita sa mundo. Yung ganito. Pero ganito what type of war story yung nakikita? Kasi sige, ang napaka-vast nung sinabi mo eh. War type photography. So more on parang photojourn. But which part? Photojourn. Which part? Yeah. Which part? Is it the story after the aftermath? Or no, during the whole thing. The whole thing. Okay. No. Gusto, so, yung adrenaline ba? Yung parang uminom ka ng ano, uminom ka ng walong tasang kape na ano, espresso. Oo. Dapat pala nandito ka nung nagkakagulong sa basilan, no? Or sa ano, no? Hindi, wildest dream pa talaga. Ganda yun. Oh, wildest. Gusto kong hindi binigay ng Diyos, wala tayong magagawa, di ba? Ano yung malay mo, you're not yet done. Malay mo, di ba? Still, you travel around, kaya mo pakargahin mga gamit mo, and nothing's impossible. Ah, hindi. Alam mo naman ako anong klase akong photographer. Oo. Hindi ka naman tabad katulad ko, eh, di ba? Hindi. Ayoko magbit-bit ng kung anong lintik na gamit. What's your favorite lens? Kit lens. Hello, guys. Bili pa kayo ng prime. Wala. Why kit lens, brother? Bakit kit lens? I've been hearing that for how many years from you? It's why the kit lens? I don't know. It's basta, it gives you what? Magic eh. May magic. Ginamit mo na rin yung magic. There's something na parang nandun na lahat eh. Yeah, it's an all around lens. Tanong. Tanong ko nga sa'yo, bakit nga tinawag na kit lens? Diba? At saka, babalik ko sa yung tanong. Ang literal kasi, pag kit lens, it's part of the camera that you're buying. It's your first lens. That you can do everything. Yep. Mm. Now, it's not a perfect lens. It's eventually, but you know. Basic. Yep, the it's basic. A basic. It's an all-around lens, kumbaga. You kaya could, na. It's wide. It's long range. Now, it doesn't give you the whole thing, pero dun mo makikita kung ano yung ano, kailangan mo. You wanna be a cute? Use kit lens? Then, actually. Tuwan-tuwa ako sa kit lens. Ewan ko, para
mga lintik lang naman, akonyotic naman ang ayon. Ayan, alam mo yung word akonyotic, pati, tiyo, natandaan mo yung, ano, kahit siya. Ah, may kikwento ako, may kikwento ako. 20D. Okay. Gamit ko. Pumunta kami sa on the spot. Nandun lahat ang camera club. Hindi ko nababanggitin kung anong camera club. Sige, go. Aba, pinasa ng kilay ang gamit ko. Parang alam ko yung story na yan. Alam ko ito na napag-usapan natin. Pero that's aba, tinitignan ng camera ang gamit ko. Abi, yun ang basihan lang. Oh. Ano. Okay. Mahaba lente nila, prime lens. Kit lens ang gamit ko. O ano, anong kinalabasan na on the spot? Wala sila, puro close-up sa kanila. Laki kita. Hindi. Hindi, yun ang sinasabi ko. Yung mga, lalo sa mga bagong photographers, hindi mo naman kayo malang bumili ng prime lens. Hindi sa dinidiscourage ko sila bumili. Yep. Pero as a beginner, as a mag-uumpisa ka lang sa photography, wala kang budget. Mm-hmm. Katulad mo lang ako na hampas lupa. Sobra naman to. But kailangan. Ang dami mo magagawa sa kit lens. Kaya nga, tinawag yung kit lens. Kaya ano, di ba? Ano say-say no? Kung hindi siya gagawin. Di ba? No. Yeah. Okay, now nice. Ikaw kasi prime lens ka eh. Hindi ah. Ano ka ba? Kit lens ako. Then my next camera is not a prime lens. It's a dynamic. It's a 20 for Canon, it's a 24-105. Kasi naman ako kit lens. 24-105 na F4. Kasi ang paborito ko pala. 85mm. 85? Ay, hindi. Yun talaga, ano. Not the 50. Alam mo? Not the 50? Hindi ko pa binili yun. Hindi ko pa binili yun, Canon. Regalo lang ni Reggie ng taga-Canada. Shoutout. Hindi ba? Shoutout. You know, dami nagre-regalo sa akin. Pero, pag may nagre-regalo sa akin, nagbibigay ako ng ano, kailangan ipanalo ko. Oh, nga. Ang hilig mo isang kalan sa sarili mo eh, di ba? Isang kalan ko rin sa sarili. Sige, binigyan mo ako ngayon. Sige, promise ko yan. Ilang beses ko ipapanalo yan. Pero kagat labyo, naisip na rin yun. Pinahaman ko na. Pero nanalo naman, di ba? Oh, guys, kayo, kung gusto niyo akong bigyan ng lens, pero walang guaranteed ba nanalo? Walang guarantee. hindi ako kasi confident katulad ni Kuya Edwin. Hindi sa it's not confidence. So sige, ano siya? Okay. Pinipwersa ko yung kinakalabang yung sarili ko dahil pressure din sa sarili ko. Pero hindi ako magbibitaw ng salitang gano'n. No, yung mapapalalo. Mabigat yun. Hindi. Para bigyan ka. Pwede, gamitin ko. Bigyan niyo ako printer. Ipapanalo ko sa printing yan. Alright. Okay, ito. Paano naman? Anyway, let's talk about the controversial part. Okay. Ah, meron? No, meron. Ah, pero maiksi lang to. Maiksi lang. Oo, hindi. Oh, shoot. Andali. You'll love this. Ano? You'll love this topic. How do you handle the critics? How do you handle the judges that say something about your photo? May mga kritiko tayo sa social media, meron tayong kritiko sa mga events, may kritiko ka ng kapwa na sumali sa contest. So, in general, how do you handle the critics? How do you handle the judges? First, handle the judges. Masasabi ko, respect. Decision nila yun, di ba? Kaya nga sila kinuha yung judge. Para kung ano yung taste nila, kung anong gusto nila sa litrato, kung ano yung final decision nila dun sa litrato, just respect it, di ba? So kaya nga sila kinuha yung judge. Below the belt ang mga banat? Kasi you could... Yeah. Okay. Yeah, kasi one time, sinali akong entry. Alam mo naman ako, si Pasaway. Holy Week. Ang requirements is any entries. So, alam mo naman si Loyola, gusto maiba. Yeah. So, ginamit ko cross-processing.
So, yung slight film, pinaprocess ko ng negative. Mm-hmm. Cross-processing. Mm-hmm. So, nangyari doon sa yung clouds na blue, naging dilaw. Mm-hmm. Saka yung cross-processing. Mm-hmm. So, sinubmit ko. Nagkataon, may dalawang artist. Mm-hmm. Saka isang photographer. Mm-hmm. So, dalawang artist sa top, sa finalist of 30, makikita ko kasi ako naman tumutulong dun sa contest. Eh. So, nakita. Pero hindi, during the competition, wala akong pakialam doon. Mm-hmm. Makikita ko lang after competition, makikita ko lang yung score. Mm-hmm. So tatlong judges, dalawang artist, isang photographer. So dalawang artist sa final scoring nila, top score is 1. Mm-hmm. So dalawang artist binigyan nila ng perfect score na 1-1. Mm-hmm. And then doon sa isang photographer na judge, binigyan niya ng baksak na score, which is 5. Mm-hmm. Alam mo yung reason ng photographer. Mm-hmm. Wala namang clubs na dilaw eh. Okay. Okay. Napakiti na lang. Kasi cross-processing nga yung ginawa ko. Kasi during the competition naman, wala ka namang way na i-explain mo yung ano eh, yung entry mo eh. Mm-hmm. So, it's up to the judges kung ano yung interpretation nila. Pero ikaw as a tawag dito, participant mm-hmm. ng competition, accept mo kung ano yung verdict ng isang judge. Yeah. So, ang sabi ng judge na unrealistic na magkakaroon ng yellow cloud. Yeah. Mm. Pero doon sa artist, dalawa, siyempre, alam nila yung gustong hindi siya literal. Okay. Hindi literal yung... So kung baka nag-get niya yung ano, kung ano yung pinasan, pinasan mo. This is Holy Week. Mm-hmm. Another Holy Week competition. So brinay ko na naman yung tradisyon. Nasa Holy Week. So ang brinay ko na naman yung type ng entry. Mm-hmm. So nag-iba ko ng kwento. Alam mo kung ang ginawa ko sa Holy Week? Mm-hmm. Resurrection. Oh, okay. So iba, di ba? Iba. Hindi yung literal na penitensya. This one is stage. In stage ko. Okay. In stage ko. So kinuha ko yung mga bata sa Pangasinan, sa mm-hmm. Bukit. Tatay ko. Wala na siya ngayon. So tatay mm-hmm. ko. Siya kinausap. Ginawa niya ako ng cross made of bamboo. Mm-hmm. Tapos, yung lampin, do you know what is lampin is? Lampin? Lampin. No. Ngayon, diapers. Lampin. Oo, alam ko lampin. Yung parang tela na malambot na malambot. That's the one. Mm-hmm. Yun yung ginamit ni Dale that time na sa mga, pero hindi niya ginagamit. Pero meron siyang lampin that time na mahabang, parang malambot na tela. Yeah, right. So ginawa ko, nagpagawa ko kay tatay ng cross made of bamboo. So kinuha ko yung mga pamangkin. Let's punta tayo sa bukid. Gusto kong baguhin yung submission ng Holy Week na hindi yung tradition na pinapako sa cross. Yung normal na nakikita mo. Na puro so duguan. Okay. Gusto ko this time is resurrection. So, umawa ng stage, yung mga kwento. So, ginawa ko mga so. Ginawa, gusto ko masaya. Mm-hmm. Gusto this time is Holy Week is masaya. Resurrection it. So, ginawa ko, ginader ko yung bata sa bukid. So, ginawa, puro kayo na maraming dahon. Okay. Aminado ko, this is the first time talagang stage ang ginawa ko. Mm-hmm. So, ginawa ko. So, buhat nila yung cross and then yung tela, parang inano ko dun sa cross, parang parang lumilipad-lipad yung tela. Mm-hmm. Tapos sabi ko, okay, 1, 2, 3. Gamit ko, hindi, pero kasi ang nakalagay, binasa ko yung rules, supposed to be Fuji film. Mm-hmm. Pero hindi nakalagay na film or slide. Mm-hmm. Slide. So ginamit ko slide. So, gusto ko, i-cross the process ko. So, sinabi ko, 1, 2, 3, hagis ng dahon. So, nag-hagis. So, yun. So, nangyari, nung cross process, pag nagka-cross-process ako, tatanayin ko muna dun sa lab.
last na yung film na ipaprocess mo bago ako magpaprocess. Masisira yung chemical. Yun pala yun. So, sabi ko, kinukontrata ko yung ano, yung ano, mm-hmm. yung lab. Mm-hmm. Yung ano. Last na yan, oh, sige. Saka ako ipaprocess yung ano, yung C41. Mm-hmm. C41 is para maging C41 yung ano. So ayun, so na naging negative yung slide ko. Uh-huh. So naging dilaw, dilawan. So yun, hindi matanggap ng isang photographer na there's no clouds na nagiging dilaw. So binigyan ng failing score ng, imagine mo sa finalist, binigyan niya ng 5. Failing score, 5. So final resort, number 6. Kaya na number 1 sa dalawang artist. So, pero by the end of the day, still... Pero hindi sa mama. Yeah. Pero hindi sa mama. Yun ang sinasabi ko, no? Kung ano yung magiging reaction ko sa judge, kung anong binigay sa akin. Mm-hmm. Nung yung sinasabi nung nagsalita yung judge, yung photographer, sinabi niya na gano'n, hindi ako mangal kasi judge eh. Opinion niya yun. You don't take it personally, kumbaga. Oh, so, ba't mo kukontrahin? Kaya nga kinuha ang judge eh. Mm-hmm. Di ba? Ewan ka nang sumali sa kung contest, kung ayaw mo matatanggal. Kung ayaw mo matalo, kaya nga, define contest. Win or lose. Literal translation, di ba? Contest, it's, pwede ka manalo, pwede ka matalo. So, tanggapin mo, kung sumali sa contest, huwag kang sasama ng loob, kung natalo ka, di thank you. Pag nanalo ka, thank you. Di ba? Thank you, di ba? How about the critics? Sa public naman, sa critics diba? Naman. Mm. Pag sinabi nilang pangit, oh, edi thank you. Alam naman kontrahin mo. Eh pag kinontra mo, hindi ahabang. But who has the authority or license to criticize someone's work? Wala eh. Wala. Opinion eh. Once nilabas mo sa publiko yan. Pag nilabas mo sa publiko, wala kang ano. Gago ka. Nilabas public, tapos iiyak-iyak ka. Diba? Alright. Kung sensitive ka, huwag mo ilabas sa public yung litrato. Tago mo na lang. Kung... Ito pa. Pero, respeto naman. Mm-hmm. Pag nilabas ng artist, yung gawa niya, mm-hmm. at hindi niya siya humingi ng opinion para i-critic yung litrato, huwag ka magbibigay ng ano opinion mo dun sa litrato kasi hindi siya humingi ng ano eh. Kumbaga, he's just sharing. Rin, unless pag naglabas ka ng litrato mo, sinare niya yung litrato, kung ayaw mo, shut up. Okay. But pag sinabi po, open for critic, ayaw, dumaldal ka lahat ng sasabihin mo. Pero yung pag ang artist nilabas niya at wala siyang sinabi po, open for criticism, huwag kang mag-ano. Diba? Respeto. That's nice. Yun yung pag sinabi ko, oh, ito yung litrato ko, anong masasabi niyo? Ay, pag minura mo yung litrato ko, ay tanggapin mo. Sinabi mo. Pero pag nilabas yung litrato mo, wala kang sinasabi, tangina, wala kang karapatan laitin. Oo. Yun yung diba? Yun yung point. Diba, respetuwa lang. Yun. Tangina, nagmura ako. Okay lang, beep yan. Walang problema. Hindi ko ilalabas yan. Who's, ano pa rin tayo? Nene. Sa'yo, diba? Mm. Ikaw, paano mo i-handle? Kasi, alam, Kasi sinabi ko, Bart, ngino, pangit bang dolphin? Okay. Hindi akma. Talaga, ang rami mo question eh. Talaga yung ano, ha? Okay. Okay. You got me there. Sasagutin ko na for the record na to. Bihira na dolphin yan. Hindi ako titigilan. Tagal. Alright. The first one kasi sa pag in general na lang natin sasagutin, hindi lang yung dolphin, ha? So, if someone's gonna criticize my work, the first thing titingnan ko is yung trabaho nung nagki-criticize. Hindi kita nilaid. Tsaka, nagulat na lang ako bakit daming nagano'n. Sinungaling nga daw ako. Wala naman kasi daw dolphin sa Manila Bay. It's like your yellow. Parang yellow clouds mo lang yan, pare. So it's the same. We have... Ang reason lang, it's a digital art. Yeah. And I wanna play around. And the word. And sinabi, welcome to my world. It's my mundo ko yun, di ba? Lagi kong lilalagay yun, di ba? Sandali, ba't kita pinagtatanggol? Kasi ang bira ka. Because for your... Hindi, totoo lang. Hindi sa pinagtatanggol ko that type.
Kasi ang sinabi mo that time is welcome to my world. I always do that. Kasi pag alam pag yeah. Diba? And then, pero kita mo kaibigan kita kaya hanggang ngayon naalala ko yung word na. Naalala ko yung word na welcome to my world. Kasi welcome to my world and then present mo yung image na yun. Ay na, sabi ko, bakit kayo? Ba't kayo mag-react? Ay mundo ko yun. It's a digital artwork. Sabi ko, alam niyo ba ibig sabihin ng digital artwork? Di ba? Mukhang hindi eh. Yan na, yan. Kaya nga, so it boils to nga kung sino tumitigin. Again, I would take it serious. I would take it constructively. Pikon ka ba? Huh? Yes. Actually. Ba? Yeah, yeah. Oh. Pero depende. Kilala mo ako number one. Oo. Kilala mo ako number one akong pikon. Oo. Ano ka ba? Sayo pero hindi ako napipikon. Meron din ako na pipikon pang minamimintas ng litrato. Pero wala, kasi wala namimintas. Walang iya. Oy, umihina audio ba? Lumulo. Hello. Ayan. So, ayan. So, Alit, regarding that, yun nga, I'll take it constructively, yung critic, as long as it's valid na, validated na yung nag-criticize sa akin, is may kay, kung may karapatan mag-ano, I'll check his work. Pero kung let's say parang 'di ba? Actually kasi tama ka kasi may iba naman kasi buskador lang. Yeah, na makikita mo wala namang sinishare, wala kang nakikitang trabaho tapos bigla kang sagad sa buto yung lait. Yung mga ganun ba? Mm. Yeah, so I'm 19 din ako 'yun. Mhm. Nakakapikon kasi 'di ba? Settle na yung dolphin. Oo, ay hindi pa. Mumultuhin ako habang buhay noon. Pero okay lang. Habang sabihin kasi habang buhay ako. Okay lang yun. Kaya huwag kang maglalabas ng litrato mo tungkol sa buwan. Yung buwan na yan. Sisingit po si Dolphin. Yung buwan na yan, Pops. Iba story. Pero nakukuha ba na ibang ano? Nakukuha ba na ibang kaibigan mo yun? Hindi eh. Hindi nila naabutan kasi iilan. Yung mga, pero hindi naman nagtatanong. May mga nagtatanong na yun, ano yung Dolphin. So I will try to explain the I've been telling the story once in a while. Paulit-ulit nga eh. Kasi nga, curious sila, ano ba yun? Basta yung guy. Kami lang yun. Guys, kung you're not within our era na mga forum days at mga wala pa, hindi kayo kasali dyan na sa social media na kayo ng Facebook, hindi nyo abutan yun. It was the fun pero day. Pero nabana ko sa mga... Nabana ko sa isang magazine. Kasi nga ano daw. Dahil sa pag sa professional photo contest. Okay. Ano. We'll go to that because that's my... Alam mo yan? We'll go to that because that's my last question. Okay. Ito na yung ano yan, finishing touch dyan. Kasi from critics, so you address the critics, so you address kung how you handle the judge. Now, during sa competition, sa mga ganyang contest, let's say in general, politics. What's your take? Meron ba? Sa atin? Wala. Do you feel na may mga politika within the contest or sa certain groups like that? Kung meron man, hindi nakakarating sa akin. Ewan bakit. Mm-hmm. Pero ako, hindi, wala naman nakakarating sa akin. So that's good. So wala kang ano. Okay. At least experience to that. Ang ganito na lang. Wala pa naman akong sinalihan competition. Which is kinakatuwa ko na na-question litrato ko. Okay, that's good. Eh kasi mahirap na i-question litrato. Napakasimple naman kasi yung kuha ko. It's... Actually, hindi simple. Sa'yo, simple. Para sa amin tumitingin, hindi eh. It's still Hindi. Sasabihin ko sa'yo, hindi... Kilala mo ako, di ba? Tagal na tayong magkaibigan. Bobo naman ako sa Photoshop. Alam mo, aminin mo. Guys, hindi bobo. I'll correct that. Napaka-simple ng approach ni Kuya Edwin sa Photoshop. As in, straightforward. Like, napaka-straightforward. Yeah. Straightforward. Yung mga masking mo. Ano ba yan? Sayang lang oras ko dyan. Pero I'll explain what you do.
you don't do masking, but the thing you're doing is almost masking in your own way of doing things. Kasi hindi ko alam. Na masking kasi na yan. No? Kasi hindi ako technical na pag-approach ng photoshop. Hindi ko, oh, hindi ko alam. Aminin ko, hindi ko alam. Pero, nagagawa ko lang ng hindi ko alam. No. Minsan, binubutas-butas ko lang. Oh, like, yun nga, di ba na yun yung pala masking na mo. Dinodoplay ko ko lang yung pala sabi, binubutas-butas ko lang. Yun ang sikreto ko doon. Pero ano, a good example is the photo behind you, di ba? Yan. Yung the one with the kid na surrounded siya ng ano ng I don't know what's the material, but you did something na pag sa technical side you obviously parang nilagyan to ng vignette na kaya kinorek ko yung sarili kasi kinorek ako dati vignette daw. Which one then behind you the photo behind you, di ba, may the red and green. Meron yan, yung isa. Yeah, that one. Yeah. The green one? No, that one. Sa likod mo. The first one. Yeah, that one. Now, the technical side, if I'm gonna look at the photo, the first thing isipin ko dyan, na meron siyang, ano, ginamita mo siya ng masking kasi nga nagkaroon ng vignette, di ba? Pero... Dinuplicate ko tapos binutas. Oh, see? Ganun nga, di ba? Yun nga yun. Pero, di ba? So, you have your own way of... You have your own way of... Hindi ko alam gamitin yung mask. Oh, pero you have your own way of doing masking. It. Pero masking na pala yun. Hindi, kasi yung to do that, you'll have to do masking. Pero for you, it's not masking. Hindi ko alam. Ang term mo, butas. Okay? Pero it's the same thing. So, dinuplicate ko yung layer. Uh-oh. And then binutas ko. Yeah. So, ganun nga. So, same logic lang. Either way you use... Marami yan. You could use the layer mask or you could use the normal eraser tool. It's the same thing. Pag binutas mo, it's just omitting or removing certain parts. That's masking already. Kasi ano, technical, wala akong tiyaga. Hindi, mas maganda nga. Wala. Mas maganda ng non-technical hindi, eh. Kaya nga hindi ako pwede mag-events. Hindi rin ako pwede mag-walk out. Pero you tried. You tried doing events. I tried, pero... Not for you. Not your cup of tea. Okay. Mag-walk out ako tapos makikipag-away ako sa pero magkakasundo tayo. Hindi tayo pag-event eh. Mawawala tayo ng client. Tapos sinabihan pa ako ng ano, oy, kunan mo ako. Tado ka. Tapos hindi ka papakainin, no? Nako, ang inat daw. Ano? Ito. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko yan. Pagmamalaki ko yan. May mga kaibigan ako hinire ako as a wedding photographer. Ah, okay. May ano, papayag ako dahil kaibigan ko. Mm. Papayag ako. Ah. May kasama akong ilang photographers. Mm-mm. Deal, unang deal, mm-mm, hindi sa payad. Mm-mm. Ano ang unang deal na hinihingi ko sa ano, kliyente? Ano? Kasama kami sa table. Sa mga guests, tama? Guest. Okay, kasama. Okay. Kung anong kakainin ng guest, kakainin namin lahat. Yun ang unang deal. Maganda yun. Pag hindi mo in-approve yun, ayoko. Yung kasama kong photographer, kasama sa guest. As hindi siya kasama sa photographer. That's sa akin good. Lang yun. Ganda kasi nun, gusto ko lang kasi respetuhin nilang photographer. Kung photographer, yep, I've been hearing those things. Ibigay nilang respeto. Yep, yep. Kasi sandali lang, sino ba nagre-record ng ano? Na nagdo-document ng review. Yep. During the wedding. Saan ba't mo bibigyan ng ano, pack lunch? Diba? Kung masus ka na malaking bayarin sa hotel, pero pakta kainin mo yung photographer mo. Ganda yung ano. Maganda topic yan. We'll tackle that in a different way. Pero maganda yan. Ang ganda sa... Hindi, realidad. Yeah. I've been hearing ano, horror story rin eh. Hindi, gagastos ka ng malaking amount sa church. Mm-hmm. Gagastos ka ng malaking amount sa hotel. Mm-hmm. Maraming guests na hindi pupunta. Mm-hmm. Babayaran mo yung photographer mo. Sino ba nagre-record ng event? Mula nung hindi ka pa nami-makeup, dinodocument na yung buong regalo. Sino ba naiwan diyan? Photographer. Mm-hmm. Umalis na lahat ng guest mo. Sino nandiyan? Mm-hmm. Photographers, di ba? Ibigay mo lahat ng respeto. Dapat nga yun ang alagaan mo eh. Mm-hmm. Di ba?
hanggang matapos, hanggang maibigay sa yung litrato, dapat talaga. Hmm, man, ang laki-laki ng binayad mo sa pagkain. Pagkain, naitain na nila, pero yung litrato ko, hindi ako pa. Hindi, realidad, Park, hindi ako nagbibiro. Pero, alam mo, sasabihin ko sa'yo, nasa anong malaking baw ko sa lahat ng photographer. As in, talagang sinasamba ko. Photojourn and wedding photographers. Grabe, baw ako sa kanila. Dedication kasi nila. Yeah. Ayun eh. Saludo ako sa kanila. Yan ang ano, kasi hindi ko kaya mag-events. Mm-hmm. Pero, baw ako sa kanila. Kasi, tikun ako, wala ang pasensya eh. Sila meron kasi kahit ano light na sila na nandoon pa rin sila. Oh, pero nag-wedding nag-cover ako ng hindi nila pwedeng laitin mang kasama ang photographer. Mm-hmm. Kung guest, kung may guest ka, sama sila sa guest. Okay. Alam na mga kasama kong photographers pag nakikipag-deal sila. Kasama sa guest list ang mga kasama ko. Hindi sila pwedeng ano. Diba? Grabe. Now, sige, for our closing, Kuya, any at least 5 tips on joining? Five, or any. Sige, go ahead to your tips on joining. Notes lang para for anyone who wants to join any contest and wants to win, what would be your best advice of siguro? Then, your parting words for people who's right. Kasi syempre, sabi mo na nga na natin, isa sa mga tinamaan na industry are the events. Okay? What could you tell them right now just to, at least, okay, that's why we're talking about contests. So, they have an idea that pwede rin nilang gamitin to as part na to do something just to at least mabuhay lang yung passion nila in photography. So, hindi mahinto, ano? To go. Yeah. You have all the time. Yeah. So, may mga competition naman na pre. Kaya wala kang babayaran katulad ng sa HIPA, di ba? Ang laki ng premyo. So, pero bago pa sumali naman, make sure na yung litrato mo unique, may kwento. Di ba? Tapos pinag-isipan, hindi pwedeng may maisubmit ka lang. Mm. Yung dapat isasubmit, may quality litrato. Actually, sa HIPA, yung record ko hanggang finalist lang ako. So, ang hirap lumusot sa HIPA. Kasi international, marami rin. International. Pero may sinasalihan din ako ng international, kalibel din ng HIPA, kaso may bayad. Pero ang pinagkaiba lang kasi ng may bayad, kasi may mga photographers na kontra. Dahil may bayad yung competition. Mm-hmm. Ganito yan eh. May take ako dyan. Mm-hmm. Yung may bayad na competition, ano yan eh? Bakit may bayad? Mm-hmm. Alamin mo kung bakit. Yung iba, yung mga may organization na photographer organization na mini-sponsoran din no, na ano, needs ng mga photographers o may mga foundation silang sinusuportahan sa education ng mga ibang photographers o tumutulong sa. Pero, ang sasabihin ko, yung mga contest na may bayad, ano yung ni-expect mo makakalaban mo kung may bayad ang entry mo? Diba? Quality. Okay. Nagbayad ka, alam na naman mag-entry ka ng bara-bara ba. Diba? Diba? Siyempre, nagbayad ka, entry mo, yung pinaka maganda mong ilalaban. Diba? Kumbaga, nag-invest ka, may investment ka. Kasi ang, yun ang pinakaiba ng competition na walang bayad at may bayad. Kasi yung mga walang bayad, may ma-entry lang. Paramihan ng entry. Pero may bayad, isasabit mo yung ano mo. Alam mong panlaban mo, di ba? Yun nga, magbabayad ka, di ba? Pero, kung nanalo ko, ano yung mararamdaman pag nanalo ka, di ba? Kasi, kalaban mo, puro yung best entries yung sinali nila, di ba? Yun na nga, yun na, no? So, ako naman, sa akin, yung competition kasi, may mga pag-aaralan mo, may mga competition na may premyo, may malalaking premyo. Yeah. May competition din naman na ang premyo lang is ganitong amount, trophy, parang ano, pampalubang loob din. Pero,
doon mo rin ano, doon mo rin malalaman yung ano, kung saan nakapwesto yung litrato mo. Mm-hmm. Saan ang quality ng litrato mo? Saan nakalibel, di ba? Oo. Uh-huh. Ayun, ganun din. So, iba-iba yung pag-isip. May mga photographers na sumasali lang dahil okay. Sa premyo. Mm-hmm. Ako, sumasali. At sasabihin ko na lang. Yeah. Hindi naman after sa price. Mm-hmm. Hindi. Actually, you already explained that on the first part of the program, the show, that it's a hype for you. It's something that's inside that makes you happy. Oh. That's why you join mm-hmm. Now. Yeah. May mga meaning ko rin, may mga kilala ako. Sumasali sa competition dahil sa premyo. Ako sumasali sa competition dahil titingnan ko pwede ba itong litrato ko na lumaban? Mm-mm. It's a something sort of validation pero hindi naman totally, totally yan ganun. Gusto ko lang ma-share ganito yung kuha ng mga Pilipino. Okay. Kasi iba yung kuha ng Pilipino. Gusto ko lang ma-represent ang Pilipino. Alright. Sa isang competitions. Sa isang mga group. Sabi ko. So, kung manalo, salamat. Kung hindi, sali ulit. Mm-hmm. Ganun ako. So, sasabihin ko sa iyo, hindi yung litrato mo, feeling mo maganda, mananalo. Hindi. Mm-hmm. Kasi siguro one of the questions madalas mong na-encounter is, Kuya Edwin, why do you still join those photo contests? You're a professional photographer already and you won lots of photo. Hindi mo ba nakukuha yung ganong tanong? May nagtanong na rin. Pero sabi ko, titigil ako siguro pagpatay na ako. Yeah. Oh, yeah. That's the only thing that would stop you. Di ba sinabi ko sa iyo kasi hindi ko pa nakukunan yung masasabi ko sa iyo yung pinakamagandang litrato na kunan ko noon. Tapos hindi pa dumarating. Mm-hmm. At ayaw kong dumating, di ba? Nasabi ko na rin yun. So, mm-hmm. Ano na yun part na ng buhay ko yun siguro. Kaya nga nata. Pero nung nasa Pilipinas ako, ang dami kong binita. No. No, obviously. Kaya nga sabi ko, you're always on the top of my list pagdating sa competition. Why? I don't know anyone else that laging ang talagang consistent in terms of sa competition. I know people that joins competition pero yung consistency, alam ko ikaw yun Talagang hindi mo... Okay, kasi ang tanong din, paano ka mananalo kung hindi ka sasali? Yeah, may point ka nga naman dun. Saka diba? Pero may mga kilala ko, takot sumali dahil takot matalo. Ako? yun lang ha. Sabi ko sa'yo, my personality was not meant to be matibay. I create my things and it's personal. Yun yung pinakatamang term ko. Personal yung mga gawa ko So, if someone would dikdikin yan, unless barkada ko yan, kaya ko intindihin Like you, yung mga biro-biro, walang kaso yun Wala, no. Pero if someone else, it's personal. It's gonna demoralize me. That's yun yung nakikita. Ganito yun pag sumali ako, competition sumali ko, alam mo, pinaka malungkot, pag nananalo akong second place. Oo, may nakapagsabi rin ng ganyan sa akin. I hate it pag second place mas ako. Gusto mo pang third place kaysa sa second place. Finalist na lang ako kaysa second place ako. Kasi konti na lang, no? Nandung ka na, no? Hindi. Ano yung kulang? Yun ang worst na, worst na pagkatalo mo is ang second place ka. Gawin mo na lang on third. Dalawang mas nauna pa sa'yo yung... Pero mananaka akong second place, ang sakit. Yun yung ayaw mo. Ayoko manalo ng second place. Gawin mo na lang akong finalist kaysa second place. Kaya may premium yan. Masakit. After awarding, ano yung kulang?
Diyan ako nagkabali. Yun yung kakain, yun yung kakain ng alam mo na. Nandun ka na, hindi mo pa nakuha. Anyway, yun. Ayoko nang pahabain to kasi I'll be in, definitely invite, gonna invite you on my live show na yun, doon ka. Hindi, hindi. Ano ka, hindi ko na alam kung paano ko hati-hati itong podcast ito. It was nice. We never had this long talk about the hobby or the ano, the craft. We never. Kasi whenever we get together, we talk about things. Not this deep, but this is the first time na mas naintindihan kita eh. So I enjoyed. So I guess people who's gonna listen here would also enjoy yung mga ano, may napulot naman. Imposible mang wala pa sila pulot, pambira. So, meron ba? Meron yan. Ayusin ko pa yan. So, Kuya Edwin, thank you very much for giving me the chance to talk to you and invite you to, and being my guest for my, ano, being the first guest sa podcast ko. So, yun yun. Pero definitely, I'll be inviting you sa live show doon. Iba naman ang pag-uusapan natin doon. Doon, mag-iba siya. Si Romelo bahala sa iyo doon. So, ayun. So, guys, any parting words, Kuya Edwin? Any inspirational for the people who's undergoing this trials right now na pinagdadaanan nating lahat sa industry? Oh, ganito 'yun eh. Kung ano mang pinagdadaanan ngayon sa Pilipinas, hindi naman lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Eh. Maraming project din dito sa US na actually hanggang ngayon canceled pa. May mga portrait session din ako na matanggap ako ng portrait pero hindi katulad ng portrait session mo. Basic pero maraming canceled. Meron akong kilala rin mga photographers na talagang totally hanggang ngayon canceled lahat ng session nila. So may kilala ako na photographer. So, gumagawa ng ano. Nagninegosyo. Gumagawa. Hindi lang regarding, hindi tungkol sa photography ang negosyo. Nag-iisip siya ng ibang bagay. Para mabuhay. Katulad sa akin, di ba tulad mo sabi ko noon, nung pumunta ako sa Amerika, sabi ko artist, photographer ako. Yep. Siyempre, pagdating ko sa Amerika, hindi ko naman pwedeng makuha sa makakakuha ko ng as a job as a photographer, as an artist, di ba? So, nung bata ako, gusto kong maging doktor. So, naging ano ko, nagkaroon ako ng time na magkaroon ng trabaho nasa medical field. So, nagkaroon ng pandemic, pero at least, kaya nabubuhay pa rin ako kasi may iba pa rin akong kinakatrabaho. So, pero yung sa side ng photographer, totally wala. So, so ngayon, nag-isip pa rin ako. Gumagawa pa rin. Nag-paint ako. So, partly na nabibenta ko rin yun. So, hindi pwedeng photographer ka lang. Hanggang doon ka na lang. Hindi eh. Kailangan mo pa rin ano. Ibenta mo yung litrato mo. Marami pa rin pwedeng bumili ng litrato. Pwedeng tignan mo yung sarili mo, pwedeng saan ka puntang pwedeng negosyo, pwedeng mong pasukan. Actually, ako, may binabala kong negosyo tungkol sa halaman. So, pero, hindi related as a photographer, as an artist, pero ina-apply ko yung pagka-artist ko, pagka-photographer ko, sa pagka-halaman. So, as of ngayon, hindi ko pa totally nabubuo, pero pinag-aaral, bumibili ako ng halaman. So, titignan ko paano ko maipapasok. May re-relate yung ano, yung may apply yung apply. So ganoon. So kung aasa mo lang talaga ngayon, gayon panahon ngayon ng tag-hirap. So aaminin natin, wala talagang negosyo sa photography. Cancel lahat. So anong gagawin mo? Mag-iisip ka, di ba? Yeah. Pero kung hanggang hindi nyo kayang ibenta yung yung gamit nyo sa photography, wag muna. Hirap. Ang hirap sabihin, pero hindi ko masasabing huwag niyo ibenta, pero kung talagang wala tayong magagawa, sino ba tayo para pigilan? Diba? Pero kung kaya niyo pang gumawa ng paraan, diba? Kasi may mga kilala ako
nangangalakal. Mm-hmm. Pero yun ang main trabaho niya rito sa Pilipinas, mm-hmm, sa Amerika. Pero nangangalakal. Okay. Nagbebenta ng halaman, pero nabubuhay siya. Pero, diba? Pero nandun pa rin. O kayo, unti-unti nang bumabalik yung ano, normal na buhay sa Amerika. Na, bumabalik yung ano. So, ano ba dahil? Diskarte ang siguro pwede kong sabihin. So, pero, hindi, ang hirap magbigay ng ano, advice sa tao. Pero parang, parang pwede mo sabihin, ano bang karapatan ko para magbigay ng... Well, people, ito yan eh. Why I normally choose people who I invite dito sa show, cause kayo yung tinitingala. So, kayo yung fina-follow. So, anything that's coming from you guys would definitely mean something from them to them. Oh, no, kasi kaya that's why yun malaking bagay yung just to see na okay na meron, hindi lang kasi yun nga as you said, if you're gonna rely everything sa photography right now, which is not doing good right now, it's not gonna work. So you really have to find a way to survive now. If you don't want to forget photography, you could find a way like what you're doing na tinatry mo i-apply na what you're sa photography, ginagawa mo doon sa business na kinoconceptualize mo. So they could also do that. Kasi aside from that, di ba? Or you also do, kasi as far as I remember, you also do product photography, di ba? Uh-huh. Di ba? And that's one thing that I think they could do. Alam mo bakit ko nasabi yan? Kasi ikaw alam ko, na without the proper lighting gear, you could still do product shots. Why? May bintana ka. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Nakagawa kami ng libro. Oo. About food photography, gamit namin iPhone. Oh, di ba? Ganun kasimple. Wala kami. Gamit lang namin sa labas ng balkonahe. Mm. Kasi, so, hindi mo... Maraming i-explain mo lang... I-explain mo lang naman sa kliyente mo. Kasi ang kuminsan din, ganito. Okay, sasabihin ko. Medyo isisingit ko lang ito. Sige lang, go. Pumunta ako sa kliyente. Dala ko lahat ang gamit. Dala ko yung Canon. Dala ko si Leica. Dala ko si Huawei. Dala ko si iPhone. Sabi ko dun sa kliyente ko, kukunan ko yung litrato, pero huwag kang mag-re-rely sa gamit. No. Tingnan mo yung output. Yeah. Pagkakuha ko ng litrato, kung satisfied ka, it's okay. Kung hindi, sabihin mo sa akin. So, during the shoot, arrange ang litrato, setup. iPhone ang gamit ko. Pakita ko sa'yo. So, maganda yung approach mo. That's a new approach kasi yun nga ang number one nagiging problema natin sa ganyan. The client normally judges you or pinapresyohan ka based kung nagamit mo. Maganda yung sinabi mong approach kasi before even the shoot start, binigyan mo siya ng choice. Sinabi mo straightforward, if I'm gonna use this, look at, but instead of tingnan mo yung gamit na gagamitin ko, tingnan mo yung final output. Guys, that's a very nice technique na I never heard of that type of approach kasi it might work na ganun nga. Pwedeng ganun pala. Or depende sa kliyente. Paano mo i-explain? Paano mo approach yung kliyente? Mm-hmm. So, pagka-shoot, pakita mo. Approve. So, sabi mo sa kanya, it's okay with you. Alright. We need to reshoot. Oh, so sabi mo, it's okay. So, go. So, hanggang ngayon nangyari, almost 95% from the iPhone X. Pero nandun lang, sabihin ko sa iyo, may kuha ako sa Canon, may kuha ako sa Leica, may kuha ako, actually apat. Yeah. Trinay ko lang yun, nag-experiment ako. As in, ayaw ko lang dahil para marami ako kuha. Yep. In-experiment ko lang. Para ko lang malaman kung possible ba, importante ba talaga gamit? Oo. Tinignan ko lang. So, kung gusto niya, sige, gusto ko Leica lahat ang gamitin. Okay, nandun naman gamit. Naka-standby, di Leica lahat. Kung gusto niya Canon, di Canon lahat. Walang problema. Naka-standby. At least may choice siya na nakita niya lang niya. May choice siya. Oo. Oh. Pero nakita niya kung gaano kabilis, gaano
nagkakomportable kumuha gamitin ang ayoko na sasabihin kung ano man yun. Smartphone. So, hindi siya ini-endorse ko. Hindi, okay lang yan. Pero, it's not a paid nandun, ano. Itay mo pag gano'n na yan. Nandun ako sa sitwasyon na on the spot, mm-hmm. nahawak apat na gamit ang gamit ko. Uh-huh. As in experiment ko lang talaga. Ito. So, okay ba to? Hanggang dumating na hindi na niya alam na ang ginagamit ko, yung gamit ng telepono. Ina-approve niya. Okay. O, din hanggang matapos yung libro. Yun. Photography. Yun. Ayun, so, ganun lang. Kasi ano eh, yun lang. Paano? Pero, sasabihin ko naman kasi, iba namang kultura sa Pilipinas. Iba. Hindi, ano. Na, baka hindi applicable yung sinabi ko sa Pilipinas. Hindi kasi, ano eh. Hindi mo ma-justify yung price na i-charge mo based on sa gear mo pag yun yung nagiging mindset dito. Tingnan mo nga kung paano nila presyo ng mga graphic artists eh, di ba? Diba? It's the same thing. Makita nila na yun ang gamit mo, bakit nila makita babayaran ng ganito kahit na sabihin napakaganda niyan. Kahit ako, kaya ko gawin yan. Yun yung unang typical. Ano? Hindi nila iniisip yung talento ng tao. Nope. Then they don't see that. They don't see the experience. They don't see how we think na yun yung binabayaran. It's a conceptualization. Yun yung ano doon. Anyway, grabe. Ang ganda nito. Kuya Edwin, again, I really enjoy talking with you. And I enjoyed every moment na mga pinag-uusapan natin dito. Napahaba. So guys, again, thank you very much for hanging around with us. This is Parc Cruz. And hope if you have other questions or any topics you want us to discuss, just drop me an email. And once again, goodbye. Yon. Thank you very much, Kuya Edwin. Salamat, guys.